gusto nila ako makita yung ganun. Sabi ko, ba't gusto niyo ako makita? Kayo nga gusto ko makita. Fan talaga, parang ganun, kagad. Okay. Dahil sa premium 500, nag-battle rap kami. Okay. Parang nag-iinuma kami. Kung para sa 500 piso. Sino magcha-champion? Ang totoo niyan, hindi naman talaga nagmamatter yung equipments eh. Mm-hmm. Ang nagmamatter dyan yung puso mo eh. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Napapakinggan nyo sa Spotify, Anchor FM, Google Podcast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. And yeah, naka-premiere ngayon dito sa Dog Brock TV. Mapapanood nyo Splice content sa Facebook, Dog Brock TV, Instagram at Dog Brock TV. Today, we are very happy to actually welcome someone that will listen a lot in this studio. This is going to be a monumental moment for the podcast. One of the most requested artists in our channel. Kasama natin ngayon gabi. He is a music artist. He is a music producer. And an entertainer overall. Ladies and gentlemen, Cyberspace, please welcome Gerald Maliari. Yeah. Hi, Tol. Salamat sa oras mo. Thank you, Red. Thank you sa pag-imbita dito. Solid, solid. medyo parang overwhelmed pa ako. Talaga. Is this your first interview? Marami na rin eh. Kaso nanonood din kasi ako nito eh. Saka lahat ng kaibigan ko napupunta dito. Oh, actually, tol, sinadya ko talaga invite lahat ng kaibigan mo bago ikaw. Hindi, joke lang. Shoutout sa lahat ng nandiyo dyan sa live chat, nanonood, sa lahat ng nanonood nito sa premiere. Shoutout sa inyo, man. Nandito na si Gerald. Let's go. Let's go. Tol, umpisahan natin siguro itong podcast na to. Sigurado marami tayong pag-uusapan. I've always been a fan of your music, how you do your shit. It's really para sa akin parang unorthodox eh. Meron kang sariling route, meron kang sariling way of doing it, and that's so creative. Di ko alam pa paano to, pero umpisahan natin sa pangangamusta. Kamusta ka? Okay naman. Medyo pagod lang kasi buhay tatay na nga eh. Yeah, okay. Tatay, tapos ito, Wagwan album, tapos... Wow, album coming out soon. Album, tapos... Wow. Yeah, biyahe-biyahe. Ito, tulad ito, guesting, ganyan. Sobrang pagod pero masaya. Adventure, sobrang solid. Yung experience, yung mga mamimit mong tao tulad yung ganito. Yan nga, dito ako na kay Dog. Parang solid na. Salamat, man. Nanunood lang ako ngayon. Nandito na ako. Let's go. It's nice to know that you're creating an album. Pero puntahan natin yan mamaya. Si Gerald ba has always been a musician? Oo, kasi nung elementary pa lang ako, mahilig na ako sa music. Okay. Talagang weirdo nga ang tawag sa akin ng mga klase ko eh. Kasi dahil? Parang... Siyempre, nung panahon na yun, bata ka pa tapos parang ikaw yung pinakakaiba. Pero yung mga usong music na nabutan ko, ano ba eh? Konti pa yung hip-hop eh. Mas lamang yung pop na culture nung panahon na yun. Mm-hmm. Yun, tapos... Yun, yeah. Saan ito? Saan to? Doon sa Marivelle, sa lugar namin sa Bataan. Doon nga talaga born and raised? Doon talaga. So galing kang Bataan, okay, puntahan natin mabilis yung ano, yung balik tayo dun sa younger version of Gerald. Oo. Uh-huh. Bata ka, hilig mo na music, elementary pa lang, they call you weird because sa kakaiba. Music, oo. Mm. Kasi, ayun nga. Tapos, di ba, ting Friday, pag elementary, ano dapat, yung itawag sila dun yung naka-civilian kayo. Wash public, day. Sa public school. Okay. Ako lang yung pumuporma ng medyo kakaiba, yung high socks, tapos mga loose na damit. Elementary pa lang, ganun ka na. Dapat ang suot mo ng mga fancy na damit eh. Mga parang pampasko na damit. Kasi siyempre, Friday eh. Oh, tsaka bata ka, dapat maangas kayo. Maangas yung ganun dati. Mm-hmm. Ako hindi. Parang, yun nga, ganun yung pormahan ko. Tapos yung suot ko pa yung puting t-shirt eh. Mm-hmm. Kaya ang normal na araw pag public school, puting t-shirt lang. Tapos yung parang slacks na kulay blue. Mm-hmm. Yun, na six pocket. Tapos nag-high sock lang ako. Yun, ganun. That's how you present yourself even before. Pero mahilig ako sa pop culture pa nun. Konti pa yung hip-hop. Pero parang feel ko kasi
andun na eh, parang kasi may vibe ka na, no? Na ganun na yung trip ko eh. Ewan ko bakit eh. Parang ganun. Okay. And then, anong mga pinapakinggan mo that time? Or paano ka naman na-involve sa music? Like, ano yung unang-unang kanta siguro na naalala mong para sa yung music yun? Ang una talaga, Stupid Love eh. Yung mga OG. Oh, yeah. Salba Uta time shit, no? Tatanda ako, ano pa lang ako noon, kindergarten. Minememorize mo na, no? Oo, pinapakanta sa akin yung lola ko kasi may resto yung lola ko eh. Okay. Kasi may video ako eh. Dati maangas na kayo pag may video ako kayo. Lala sa mga ganun, province. Siyempre, bata ka, makulit ka, kakanta ka na ganun, magrarap ka, matutuwa sa yung mga relatives mo. Lalo yung mga matatanda, tuwa-tuwa sa iyo. Parang, doon nagsimula. Tapos, doon nag-elementary ako, ayan, nagkaroon ako ng ilang kaibigan na mahilig sa parang banda. Mm-hmm. Ganyan. Tapos ang kasagsaga ng mga uso nun, mga rock pa, yung mga kamikaze, ganyan. Mm-hmm. Kaya kaputukan ng Narda nun eh. Oo, oo, same, oo. Yan, tapos doon na ako yung parang nagbababad na ako sa radyo. Okay. Yan, paggabi. Imbis na nanonood ako na TV, naikinig ako ng mga radio station. Subconsciously, hindi mo alam na you're getting into music na. Nakakahiligan mo lang. Oo, parang trip ko lang siya lagi. Eh, yung okay. Parang ano ko rin. Tsaka sa dami ko rin problema dati kasi maguli family namin eh. Okay. Parang yung oras ko, pag parang sobrang bullshit na, matutulog na nga lang ako. Tapos bago ako matulog, papatugtog ako na radyo. At pinapakinggan ko yung mga top 10, yung mga ganyan. Yan, sinusubaybay ako. Sinusubaybay yun. 10, 9, 8, tapos mabati ng konti, tapos top 7. Okay. Ganyan. Dati kasi, ngayon kasi, we rely on the charts on Spotify, on Apple Music. Before, it was all in radio stations. Wala pang ganun platform na talagang digitally. Ganun. Papakinggan mo sa radyo, tapos nire-request yun ng tao. May tatawag, babate, tapos magre-request ng kanta. Tapos tuwan-tuwa ka pag na-request yung gusto mo. Oo, kahit hindi ikaw yung tumawag. Shit! Kasi sa dami ng channel eh. Sa dami ng stations eh, di ba? Inaabangan mo talaga. Nakaka-ano naman yun? Nakaka-nostalgic naman yung moments sobra, na yun. Sobra. Kasi kung mag-YouTube ka dati, magkano pa renta sa computer shop? Computer shop, yes. Bata ka lang, wala ka namang pera. Oo. Tapos mapagalita, aawayin ka ng mga nasa computer shop pag nag-YouTube ka. Babagal yung internet eh. May nag-YouTube na naman, di ba? Yung mga naglalaro ng online games, magagalit sila sa nag-YouTube. Ikaw, gusto mo lang naman ma-entertain. Gusto mo lang naman mag-YouTube. Yeah, I really, really believe in that na mas pipiliin mo makiradyo. Oo. Diba? Kasi hindi ka pwede mag-stream ng music sa YouTube dahil nga hindi naman lahat. Kasi accessible ngayon na lahat ngayon may personal computer na eh. Dati kasi sobrang hirap talaga. Cob shop, diba? Cob shop. Tapos, kumbaga YouTube na hindi rin ganun kalakas eh. Parang saktuhan lang. Tsaka hindi sila ma-music video dati tol. Dati. Parang puro katarantadul. Yung mga tinataga. Ganun yung mga video. Ganun top 10 na mga parang ganito. Top 10 na ganyan. Parang ganun. Basta puro top 10. Parang ganun. Pinakamaangas na kotse. Wow, ganito pala. Parang ganun. Puro radyo lang. Sa radyo. Pinakamaangas ako. Nga, ganun naman kasi talaga yung YouTube dati. Lang dati, no? Nagsimula lang siya sa as ganun. Parang lagayan lang siya ng kahit na ano dati. Na video, parang gusto kong panoorin, mga katarantaduhan, church mo. Hindi pa ganun yung community guidelines dati. Diba? May mga tao dati na parang sinusunog, dun mo makikita. Nagtatagaan. Diba? Nagtatagaan. Pero those are the early days of YouTube. Di na naabutan ng mga Gen Z na talagang ano. Tol, yung poso. Yung poso. Alam mo yun? Tinusok ng tubo. Hindi, weird. Sobrang ano talaga, cannibal shit. Hindi na alam ng mga Gen Z. Kung nakita nyo yun dati, the early days of YouTube, i-comment nyo sa baba. As in, bata kami. Yun yung napapanood namin. As in, sobrang wala talagang ano. Wala talagang censorship, no? Wala. Sobrang legit. Basta gusto mo na katarantaduhan, pumunta ka sa YouTube, doon manood. Yun, talagang, hanggang ngayon naman eh. Pero hindi na siya katulad dati na sobrang lala talaga. May community madumi, guidelines yung, kumbaga madumi. Yeah. Madumi yung YouTube dati. Dark web na siya noon pa. Dark web na. Gerald, gusto kong balikan yung, how is it like growing up? Kasi mas maiintindihan ko siguro. Sabi ko nga, I'm listening to your music. And your music always pops around dito sa studio, dun sa office, dito sa studio. Siyempre, we're friends then with a lot of artists na nakakaibigan mo. May artists din na kasama mo sa song na madalas dito. So, we always vibe to your music. Pero let me understand it more kung paano mo siya sinusulat by
sana mas makilala kita ng sa level na paano ka ba nung bata. So yun, ganun ka growing up. Pero sabi mo nga magulo yung family. Anong pwede mong i-share about kasi, it? Kasi magulo talaga family ko. Naghiwalay nanay ko sa katatay ko, di pa ako nag-aaral eh. Wow. Ayan, tapos, very young. Oo. Tapos, yun nga, syempre bata ka. Tapos naka-experience ka agad ng ganun. And then yung nanay ko kasi ma-pride. Pero ayaw niya na bumalik doon sa bahay namin dati, kaya binenta yun. Tapos nung binenta siya, doon ko na naranasan talaga yung bigat ng buhay kasi tumira kami sa lola ko. Okay. Then hindi sila magkasundo nung nanay ko sa kay lola ko. Lagi sila nag-aaway. Mm-hmm. May time na sobrang liit ko pa, naranasan ko, hindi lang ako natulog ng hapon. Binugbog ako ng lolo ko. Sininturon ako. Tapos yung pinampalo sa akin, yung bakal. The bakal. Oh, yung bakal side. Putok-putok yung mukha ako. Putok-putok yan. Tapos kasalukoy nasa trabaho yung nanay ko nun. Pag uwi niya, nagalit siya. Siyempre, sinumot mo ito. Anak ko yan eh. Ba't masinaktan? Parang gusto niya ipakulong yung lolo ko. Pero parang siyempre, tatay niya pa rin sa lolo ko. Kaya ginawa nung nanay ko, umalis na lang kami dun sa lola ko. Sa side na yun? Oo. Tapos di nag-board kami. Apartment kami. Nag-rent. Eh, yung nanay ko, tatlo anak niya na matitigas sa ulo, wala puro lalaki. Yun, panganay ka? Pangalawa ko. Pangalawa, gitna ka. Ako. Siyempre, sobrang hirap sa part niya na i-raise kami ng maayos. Kumbaga. As a single parent? Oo. Kaya ayun, tas ayun pa nga, magkakaiba kami ng hilig. Mm-hmm. Kumbaga parang ito, dito nga napunta sa music. Gusto ko mag-music. Hindi niya rin sinusuportahan. May kuya ka at saka may younger brother ka. Okay. Hindi niya ako sinusuportahan sa music talaga na ganun. Mm-hmm. Parang syempre gusto niya mag-aral ako. Of course. Ganun. Kaso sobrang hirap kasi talagang yung financial talagang hindi kaya. As a single mom, no? Sobrang hirap. 3 times a day mong ipoprovide yung food ng tatlong estudyante. Plus the school activities, school gastos, uniforms. Sobra. And then? Tapos, tuloy lang buhay. Kahit mahirap, talagang halos lahat na trabaho na pasok ko. Yun yung nakapekto siguro sa mentalidad ko, yung ganun eh. Yung hirap na ganun, tapos nanay ko pa hindi sumusuporta sa akin. Mm-hmm. Tapos may time na na-drop na ako sa school kasi hindi na talaga kaya, napatropa ako. Tapos napunta na ako sa mga illegal. Mm-hmm. Talagang, yun na, sobrang lalim ko na sa buhay. Kumbaga parang doon ako tinatamaan ng mga... Lost boy. Oh, nagpaka, as in wala ng direksyon. Wala talaga, sobra. Sobrang ano ko na talaga. Dahil din talaga sa hirap ng buhay, doon ka nakahanap ng comfort sa friends... Hindi rin sa kaibigan eh, kasi mapili ako sa kaibigan din eh. Parang sarili ko lang talaga. Okay. Kasi mga kaibigan ko tinatawanan din ako eh. Halimbawa, naiiyak ako. Tatawanan ka lang nila eh. Hindi nila, kumbaga dati kasi hindi usapin yung salita pag may mental problem ka. Meron kang unstable mental mental state kasi you are... Okay, may breakdown ka na. Yung mga ganun. Kasi you're going through different phases of life na sobrang hirap. Siyempre, di nga naman ako ganun ka-privilege na tao sa buhay. Tapos mga kasama ko, medyo okay sila sa buhay. Kaya akala nila, okay lang yan. Tatawanan ka pa nila. Parang ganun. Kaya mapili rin ako sa kaibigan eh. Yung mga talagang kasama ko lang talaga yung ano. I mean, you're hurting a lot. Pero sasabihin sa'yo, okay lang. Kasi hindi nila pinagdadaanan yun. Maasa rin ka pa nila eh. Sabihin nila sa utak mo. So, iniisip mo lang yan. Hindi kasi, may time talaga na hindi na ako lumalabas ng bahay. Depressed na? Oo, ganun. Talagang, ano. Tapos, nababaliw na yan. Eto ba itong bahay namin? Mental hospital din eh. Talaga? Mental hospital. Kaya parang, sabi ko, normal pa ba? O parang tinatanong ko rin sarili. Parang pwede na ba akong pumasok mag-isa dyan? Tapos, ayun nga. Dituloy pa rin buhay. Mm-hmm. Pinilit ko. Tapos, may one time, high school na kuya ko eh. High school na rin ako, first year. Naririnig ko yung kuya ko, nagbi-beatbox. Okay. Nagbi-beatbox siya parang, ganun-ganun siya. Mm-hmm. Sabi, ang tawag yung kuya, sabi ko sa kanya. Beatbox siya, ganyan-ganyan. Tapos, siyempre, si ako, si curious ako, parang taganda na hook ako eh. Parang, ang angas nito. Tapos, music siya eh. Sabi ko, tanginang yan. Tapos, eto na, pagkatapos nun, sinearch ko siya sa YouTube, pinanood ko siya. Sabi ko, tanginang. Okay pala ito, sabi ko, beatbox. Tapos, ang tinutugtog pa nung kuya, nung brother ko nun, yung 50 Cent, yung In Da Club niya. Tapos, ayun na, nahook ako sa beatbox. Kapatukan ni 50 Cent yun. Yun talaga yung una kong ginawa.
beatboxing talaga. Okay. Yun yung unang-unang intro mo sa music. Nag-beatbox bukod ako. Sa nagra-rap ka dun sa video, okay. Beatbox talaga yung unang piyesa mo na original. Sa buong bahay namin sa Mariveles, nag-champion ako tong fiesta. Yun din ginawa ko sideline. Beatboxer ka dun. Beatbox. So, sala ko nung... talent con- sa mga talent competition. Okay. Dun na parang lumilinaw na yung buhay ko eh. Pero nagagalit pa rin yung nanay ko. Kasi nga, hindi niya, kumbaga parang... Walang pera dyan, walang karir dyan, wala tayong kamag-anak na musikero, wala pang alam mo yun. Tapos, may time pa na sumali. Yung una ko sali, kasi ayaw ni nanay ko na umuwi ako ng gabi. Gagalit nanay ko. Ngayon, umuwi ako madaling araw. Hindi niya alam, sumali na ako doon sa contest. Nanalo ko, champion ako. Anong mga, anong ilang grade ka nito? High school na ako. High school na, okay. Second year ako. Ito na yung drop na ako. Okay. So first, we can say ba na around first year mo natutunan yung pag-beatbox? Oo, sa kuya ko. Tapos, around first year, pag second year, drop out ka na rin. Oo, pero doon ko na parang inanap yung sarili ko ngayon. Okay. Saka doon na rin lumilinaw yung panahon na parang nadidiscover ko na kay music. Ito yung gusto kong gawin. Mas more on nagsasearch ka na talaga sa pag-create ng music. Tama. Going back to that night, umuwi ka, sumali ka ng competition. Tapos, katok ako sa bahay. Di sinanay ko, ito. Palabas pala na pinto, galit na galit na. Yeah. Sabi niya, pagbukas ng pinto, tangin mo ka, saan na naman galing? Literal na nanay na galit. Gago ka talaga, gaganyan. Tapos sabi ko nga, nagbe-beatbox ka, tapos pag uwi mo, may nagra-rap bigla. Ah? Oo. Oh. Nanay ko, nagra-rap bigla. Okay. Buo bars, tapos ito na. Buo bars. Tapos, di na ako nagsalita. Of course. Inabot ko na lang yung envelope. Nakananalo ka. Tapos binuksan niya. Tangin mo, kasi mo ninakaw to. Sabi, ganun ang bunga niya sa akin. Ibis na ano. Kasi, aminin natin, hindi naman siya aware sa nangyayari. Tsaka hindi niya gets na ganun. Tsaka gabi-gabi, kumbaga, alam niya rin medyo maloko rin ako. Kasama ko mga malokong tao rin. Kaya parang, saan mo ninakaw to? Hindi siya makapaniwala. Sabi ko, napanalunan ko yan, sumali ako ng fiesta dyan, talent ka ako. Sa kabilang, Yung narinig niyo dyan na maingay ka ako. Kasi kabilang barangay lang eh. Marinig mo yung system eh. Sound system eh. Siyempre, tahimik. Walang noise pollution ng province eh. Di, ito na no. Sinabi kong ganun. Sabi nung nanay ko, ganun ba? Kumain ka na ba? Sabi nanay. Naging love song bigla, no? Hindi, it's always the defense mechanism yun ng mommies. Alam ko marami nakaka-relate dyan. Ipaintindi lang natin sa kanila yung gusto nating gawin. Kasi... kung yun nga, gaya, alam din naman, aminado naman siya na maloko rin siya, di ba? Siyempre talaga pagbibintangan ka, di ba? Anyways, and then after that, kumain ka na ba? Bigla naging concern na, being nanay. Kumain ka na ba? Itlog lang nandito eh, sabi niya ganyan. Sayo muna yung salibo ha, tabi ko muna to. Ayan, bahala ka na dyan, sabi niya. Alis na uli ako, inayaan niya na ako magpuyat. Di ba? Hindi na siya nagalit sa akin. May boundary rin eh. sige na, gawin mo na gusto mo. Pero pagkatapos nun, nung naubos yung pera, parang, yan ka na naman, maingay ka na naman, ganyan ka na naman. Bawal na naman. Sobrang hirap. Ayan. You've always been chasing music. Oh, masasabi mo. Totoo. Kahit saan ako magpunta, kahit tuwing nasa trabaho, iniisip ko, sabi ko, gusto ko talaga mag-music. Eh. Parang ganun. Kahit saan ako magpunta ng trabaho, ganyan. Tas, para dyan ka talaga. No? Yun talaga tapos, hindi ko maiwasan yung ini-influensyahan ko sila. Kahit na feeling ko hindi naman sila interesado. Kumbaga sobrang ano ko lang. Pakinggan mo to. Kilala mo ba siya? Di mo pakinggan mo kahit hindi nila mundo parang ayun, ganun. Parang ganun. Bihira yung ganyan kasi I can say na tol, parang mundo na yung tumalikod sa'yo, di ba? Totoo. Isipin mo, ito yung gusto mong gawin. Like for instance, si ZJA. Gusto mo mag-picture eh. Pero yung camera mo tuwing nakikita sa bahay nyo, kinagagalitan ka. Parang ganun, 'di ba? Kasi every time syempre tol gagawa ka ng music or makikinig ka at least sa paggawa naman ng music, I'm no musician pero sa paggawa naman ng music most of the time, 'di ba, nakikinig tayo. Nakikinig tayo ng beat, nakikinig tayo ng music, iba influences. And every time you do that, na bubulyawan ka. Totoo. It's hard to persevere eh, pag ganun yung situation. Kaya ako sinabi na bihira yung ganito. Kasi tol, look at you now. You have hits. You're creating an album. You are part of a big label. You are already a professional musician. You are a recording artist. Pero yun nga, pinag-uusapan lang natin yung pinagdaanan mo. Kaya ganito kakatibay, no? May
May backstory pa yan eh. Kasi yung, sige, kwento mo. Yung huli kong apat na kanta. Okay. Na kasama na yung Patiwakal. Mm-hmm. Simple. Yung Ay Nako, tsaka yung Sabado Night. Ang backstory kasi niyan, ayoko na talaga mag-music eh. Parang magre-retard na talaga ako. Parang... To quit na. Oh, kasi nothing's happening. Oh, sabi ko, sa kananay ko rin eh. Parang hindi ko na rin kaya yung pressure. Kasi nga, parang nagtatrabaho naman ako. Mm-hmm. Nakatulong ako sa bahay. Mm-hmm. Kaso hindi na sumasapat. Kaya yung nanay ko talagang... Tingin ko yun yung paraan niya para mag-push pa ako ng mas matindi. Kaso hindi sa music. Kumbaga, maghanap ng mas maayos sa trabaho. In life, in general, parang kaya ganyan. Ang problema kasi hindi naman ako graduate eh. Kumbaga, kumbaga dami kong pagkukulang sa papel, mga ganyan. Dito sa atin pa naman, bago ka makakuha ng isang clearance, kailangan mo ng dalawang ID. Bago ka makakuha ng ID, kailangan mo ng clearance. So paano yun? Diba? Kaya, eto na, sabi ko, baka mag-ano na ako, sinasabi ko na sa mga tropa ko na ayoko na ako, titigil lang. Mag-abroad na ako, sabi ko. Okay. Mag-abroad na lang ako, baka doon kaya ako mas may karera akong mapatunguhan. Mm-hmm. Nagkataon na, eto nga, sabi ko, total, palas naman na to. Kumbaga, sabihin ko na yung gusto kong sabihin na lang dito. Mm-hmm. Kumbaga, eto na yung mas ano literalan na, mas totoo na. Bago ko tapusin tong chapter ng life ko sa music, sasabihin ko yung 100% na laman ng puso ko. Kumbaga, yung mga hindi ko sinasabi sa mga pass-rap ko, yung mga pinipigilan ko na lyrics, o kaya vibe talaga, dito ko nagagawin. Total, wala naman na mawawala. Kumbaga, ayaw na ako eh. Parang gano'n. Parang exit mo na. Mm. Okay. Nangyari naman na, yung bunso kong kapatid, gumraduate. Okay. Parang siya yung, siya yung mas porsigido mag-abroad. Parang gano'n. Parang kinuha niya. Parang, kuya, ganyan. Ako mag-abroad na ako. Ako na lang. Parang siya na lang. Kasi nga, the goal is to sustain the family needs. Parang gano'n. Eh, nung panahon naman na yun, na-realize ko rin na matigas yung ulo ko. Sabi ko, baka hindi rin ako tumagal sa abroad. Oo, baka doon naman ako mapahamak. Oo, ganun. Kaya, yung kapatid ko yung bunso, masunurin. Okay. Malayo kasi kami. Parang ako yung black sheep ng pamilya namin. Gitna. Oo, ako yung pinaka-black sheep. Yung bunso namin, hindi siya ganun katalino, pero may sipag siya sa katiyagay. Yun yung pinagkaiba namin eh. Ako puno ko ng diskarte. Pero maiksi-pisi ko eh. Pasensya ko. Siguro nakikita niya growing up na ikaw yung napapagalitan. Ayoko maging si kuya. Ayoko maging si kuya. Ganun. Tapos, eh na nga, nagkataon na buti, siya yung nag-abroad. Shout out to that brother. Ingat ka dyan. Shout out sa iyo kapatid dyan. Ingat ka dyan sa Taiwan. Oh, Taiwan. Okay. Tapos, ang nangyari, syempre, siya yung nag-abroad. Naiwan na naman ako. Parang iniisip ko ano nang gagawin ko sa buhay ko. Sabi ko, itong last na kanta na to, saan ko dadalin? Anong kanta to? Yung Patiwakal. Okay. Tapos, sabi ko... Yung tatlo na labas mo na? Hindi pa? Hindi pa rin. Okay, sige, dun muna tayo sa Patiwakal. And then, buo na yung Patiwakal. Buo na siya eh. Buo na siya. Tapos sabi ko ngayon, saan ko kayo dadalhin ito? Nagpatulong kay Promdi. Okay. Kasi sila Promdi no, may hit na eh. Oo. Niyaya kasi ako ni Promdi sa shout mga... Shoutout sa King Promdi. Yeah. Shoutout sa'yo kuya. Oo. Yeah. Sobrang solid niyan. Ang dami niyang ginagalaw tol na hindi nahahighlight. Totoo yan. Sobrang dami niyang ginagawa na hindi nahahighlight. Ang nahahighlight yung mga gusto niyang ipahighlight. Anyways. Tapos... nagpatulong kay Promdi kasi nasa local na sila nun sa Unorthodox. Yung platform sa YouTube na... Ito yung mga YouTube pages na nagpo-promote ng mga underground music. Dito lumakas sila. Kio, sila Because, yeah, dyan sila nakilala lahat. Even, you know, the biggest artist today. Daming hits sila, dyan talaga. Sila Nick. Yan, sila Raph. Dyan Nick din. Makino, yay. Tapos, inaaya kasi ako ni Promdi na gumawa na kanta talaga ng mga bago po sila mag-hit. Ang problema kasi sa akin nun, busy ako sa trabaho, maka hindi afford nung oras ko. Bakit kayo magkakilala ni Promdi? Dahil same province? Oh, sa kanya ako nagpaturo eh. Sa kanya ako nagre-record eh. Okay. Yung kung paano mag-mix sa ka-master ng kanta. Siya nagturo sa'yo nun? Oo. Tumatambay ako doon sa kanila dati. Okay, okay. So inaaya ka niya, kaso you're busy at work kasi nga you have to provide. Wala kang time to make music on the side. Pero you're making your own music sa bahay. May backstory din yan bago ko makilala si Promdi. Okay, sige. Pero doon muna tayo sa, ayan na, yung huling kanta. Okay. Ayan, nagpatulong kay Promdi. Tapos pinasa sa locals. Mm-hmm. Pero nung pinasa sa locals, yung February ko po kasi pinasa yun eh. Mm-hmm. Nawalan na rin ako ng pag-asa nun eh. Parang, kasi hindi ina-upload. Oo, tapos in-upload nila nung November. Tapos... Fuck! That's 9 months. 9 months ka nag-aantay, tol. Kung nakabuntis ka, nagkaanak ka na bago lumabas yung kanta mo.
Kaya ginawa ko, nagtrabaho muna hirap ako. Nun. Sama-sama muna sa mga tropa kung sa pwede. Respect, man. Mm. Ang hirap nun yung nagbabakasakali ka. Oh, pakwit ka na. Gusto mo lang ilabas yung last mo eh. Mm. Pero syempre, no disrespect din. Shoutouts din sa mga platforms like Local. Kasi, sa haba rin ng pila, dami rin nagsisend sa kanila talaga. Totoo yan. Sobrang saka, dami rin nilang natulungan. Saka sino lang ba ako dati? Parang nobody lang ako eh. Kumbaga. So you understood that? Oo, oo naman. So work ka, and then balik tayo din sa story. Nung nirelease noong November, talagang ano eh, iba yung pakiramdam. Parang sobrang natuwa ako. Parang nabuhayan ulit ako. Maganda lang din kasi from February nung pinasa mo siya, up to November, nag-gain din sila ng followers. Yung 9 months na yun, nag-grow din sila. Marami ding artist na talagang ano nun eh, nagputukan din. Bago yung labas ng patiwakal. And then? Tapos nung nilabas pa yun, dito na, parang nabuhayan ulit ako. Yung dugo ko nabuhay ulit. Tapos, tsaka first time ko lang nakakita ng ganun kalaking market eh. Parang naka-receive ng ganun kadaming tao. That's your first big views. Parang, tangina pwede pala ito, sabi ko. Posible pala ito, sabi ko. Kasi dito ka ako, sa province namin, hindi ako pinapakinggan gan ano labas ko. Siguro nga dahil sa ano, kumbaga probinsya ka, iba yung trip nila music. Mm. Mga pusong bato, mga budots, mga ganun, di ba? Ko yung nagrarap. Kaya nga weirdo ka sa lugar nyo eh. Oo, nga naman. No? Tingin pa sa'yo, addict ka dahil nga sa lifestyle mo. Kumbaga may mga tattoo ka pa. Oo. Diba? Tapos yung music mo ganito. Addict ka ba? Oo, di ba? Okay. Di ba? Parang ganun. Kasi sa probinsya, hindi ako nakakatanggap ng ganun kadaming tao. Totoo din. Eh nung na-try ko sa local, possible ba? Siguro sa market lang talaga. Wait lang, naisip ko lang bigla. Doon nagsisimula eh, no? Sa probinsya pa lang. Sometimes, doon namamatay. Doon pa lang, tol, alam mo na yung reception na hindi ka nila sinusuportahan. Di ba? Kaya yun nga, kailangan mo lumabas. Going back. Tapos, yun, siyempre, sasaburan to ako. Yan. Sabi ko, tangay na gagawa pa ako. Sabi ko. Pero ano, may nakaredy na akong tatlo pa. Yeah. Okay. So from February to November, nung inaantay mo lumabas yung isang buong track, isang buong art na yon, nakagawa ka pa ng tatlo on the side. Gawa na rin. Ginawa ako sa timeline na yon, nag-produce pa ako na nag-produce. Okay. Habang nag-aantay, tas trabaho. Ganun. Di, ito na, nung nakita ko yung patiwakal na parang okay pala, sabi ko. Nagpasa ka agad ako kasunod na kanta. Yun ay simple. Simple na. Kasi naging okay yung reception ng tao dun sa patiwakal. Sinundan mo na kagad ng panibagong single. Oh, tapos in-upload din nila kagad kasi parang nakita nila eh. Parang okay pala, okay makakanta mo dol, sabi nila sa akin. Shoutout kay Boss Nino Robert Morales. Shoutout sa'yo. Yan. Shoutout Nino Robert Morales, man. He's been helping a lot of artists, no? Wait lang, lumabas na yung patiwakal. Sinunod mo na tong next mong single. Wait lang, break lang tayo. Okay. Sobrang haba na ito. Ang dami kami pag-uusapan, pakasama natin si Gerald. Let's go, Dog Brock Radio. Okay. Yo, Cyberspace, Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dogbrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at Dogbrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dog Brock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, nandito pa rin tayo sa paborito niyong podcast. Kasama natin si Gerald Maliari. This is Dog Brock Radio and yeah. Shoutout sa inyong lahat na nandiyan sa live chat, man. Sobrang nakikita namin kayo lahat. Shoutout sa inyo lahat. After nung, balikan natin yung story, tol. After nung first single na nilabas nila 9 months before or 9 months after mo isend sa kanila, nung nagsumundot ka ng panibagong single, in-upload din nila right away. Oh. And then ano yung mga sumunod na nangyari? Yung na-upload din simple, syempre parang, ayun na nga, parang syempre tumatataka na sa tao. Kumbaga, parang ang dami na nakikinig. Tsaka itong apat na to, no hold bars to, ha? Talagang binigay mo talaga dito yung gusto mo iparinig. Okay. Tapos, pero magkakaiba sila ng a tema. Pero yun yung mga gusto ko nga sanang gawin. Doon mga panahon na dapat ginawa ko na sana. Na, ngayon, naisip ko lang kasi nga, payaw na ako. Oo, payaw ka na, oo. Tapos, yun, tumatataka na, kumakalat na yung music mo. Doon na pumasok si Ben eh.
Ben Regala. Doon na pumasok. The Ben Regala. Siyempre, ako, kumbaga sa akin, sobrang importante sa akin nung yung mga kanta na yun na nandun sa locals. Kaya tuwing may nagko-comment, chine-check ko talaga, binabasa ko isa-isa. Kahit gano'ng karaming comments, binabasa ko. Tapos may one time na parang nakita ko yung si Ben Regala nga, na parang sabi niya, Paps, gawa natin ng ano to, ng music video. Oo, sabi niya. Ako na bahala, pupunta ako dyan sa Bataan. Eh, sabi, hindi kayo magkakalala personally? Hindi talaga. At in, all? Oo, wala. Wala talaga. Wow. Tapos, ang problema ko na naman, financial na naman eh. Kumbaga, syempre, nahihiya ako kasi paano ko sila i-accommodate. Parang ganun. Pagkain, lahat. Eh, nung panahon na yon, ano na ako eh. Umalis na ako sa Ermat ko talagang. Nag-board na rin ako. Independent ka na. Kasama, on your own. Kasama ko na yung girlfriend ko noon eh. Tapos okay. Nagtatrabaho na rin ako. Nagtrabaho sa LGU namin eh. Mm-hmm. Tapos local government. Ng Mariveles. Tapos iniisip ko, paano kaya ikakawa mo dito ako? Yun lang yung problema ko. Nahihiya ako na baka di nila magustuhan dito. Yung ganun. Mm-hmm. Pero siya yung namimilit na, di kami dyan, tara. Na-cowboy din talaga sila. Oo, cowboy sila yun. Tapos sabi ko, di bahala kayo ako. Sabi ko, ikaw, at the back of your mind, gusto mo rin magka-MV. Oo, totoo naman. Pero diba? Ano, kumbaga mabusisi rin kasi ako nung panahon na yun. Ayoko rin nung basta-basta. Oo. Kumbaga parang... So, inimbestigahan mo na sino ba tong Ben Regala? Oo, tapos nagpasa naman siya ng mga video. Oo. Pasok naman siya sa mata ko. Sabi ko, tara tol, gao, di let's go na, sabi ko sa kanya. Kung wala na parang problema. Ano lang, yung araw na yun, siguro ilang araw lang dumating na sila. Okay. Ganun kabilis. Tapos, pagdating doon, wala pa nga kami storyline eh. Parang on the spot lahat nung yung shoot namin. Kumbaga wala talaga istorya yun. Walang, basta sabi lang ni Ben, mag-shoot tayo. Ganun lang. Tapos, performance shots lang talaga. Ganun. Tapos doon na namin pinag-isipan sa venue. Ganun. Tapos yung saan kayo nag-shoot nito? Doon din sa Bataan. Within the ano lang, the province. Tapos yung pinag-shootan pa namin bahay, parang lumang bahay yata ni Fernando po yun. Eh. Okay. Okay. Parang ganun. Abandonado? Oo, may caretaker lang. Tapos yung caretaker, manginginom. Oo. Eh, lockdown nun, kasagsagan ng lockdown nun. Sobrang totoo lang yung kwento niya. No? Wala talagang eksaktong detalye. No? Yung caretaker doon, manginginom eh. O, tapos. Kasi kaya ganun, wala akong budget eh. Oo naman. Siyempre, kailangan mo magbayad ng venue or at least doon sa gatekeeper. Sa tawag dito, caretaker. Oo, sabi ko, 500 lang ako kaya ko, sabi ko. Eh, nalaman ko manginginom. Kaya binilang ko nalang na alak. Mas mura pa sa 500. Di pero inabot ko pa rin yung 500. Di, mas happy siya, di ba? As in, doon na kumikot yung buong MV sa venue na yun. Doon na lang, doon na lang. Okay. Okay. Doon na lang. Kaya, ayun, natapos namin yung ganun yung araw. Ayun. Tapos, di natapos yung video. Sabi ni Ben, edit ko to ng 2 to 3 days. Tapos, pasa natin sa locals. Ganyan. Pasa natin uli sa locals. Sabi niya ganun. Ng MV na? Oo, ng MV na tapos. Well, you don't have a channel of your own pa rin this time. Meron, kaso... Mas gusto mong mas malaki yung reach. Di kasi talagang ang hirap eh. Oo, tama. Ang hirap. Ang hirap mag-penetrate. Oo, totoo. Nang organic. Oo, totoo. Gets. Kaya malaking utam nila loob ko sa local eh. Talagang... Dami nilang inangat din talaga ng artist. Sobrang respect. Di ko sila makalimutan. Tapos, eto na. Sabi ko, boss, kaya pasa ako ng music video. Sige, ginagiyan. Sabi niya. Tapos sabi ko, pwede ba kami magpa-schedule? Nag-request pa ako eh. Na, kasi bawal yun. Sila bahala dun. Oo, kung kailan. Oo. Kumbaga, nakiano na lang ako kung pwede eh. Siyempre, music video. Kumbaga, siyempre, happy sila doon. Kung magkakaya pumayag sila sa schedule. I-schedule nyo ng ganito, tapos i-premiere nyo ng ganito. Para ma-promote mo rin on your side. Saan ang galing sa'yo yung ganong style? I mean, clearly, that's already a marketing plan. Anong experience mo dati? Bakit mo siya naisip na... Feeling ko lang kasi tamang oras, saka tamang araw, para may ganun eh. Feeling lang? Oo, feeling lang. Walang kahit na anong template, wala kasi nundan. Wala. Kasi, it's just kasi pag ideas. Pag umaga kasi ang hina eh. Parang ganoon eh. Tapos parang feeling ko paggabi ang taas na engagement ng mga napapakiramdaman mo. Naisip parang, mo na ay paggabi mga 6 p.m. nakauwi na sila from work tapos na sila mag-dinner, nagse-cellphone sila. Oo, kaya nakauwi na sa trabaho, iba nagre-relax na lang, nagso-socmed na lang, mga ganoon. Okay. Walang kahit na sino nagsabi sa iyo. Feeling lang. Wow. Naisip ko lang. Kasi guys, in strategy, in marketing and in entertainment business, that's really, really important. Eh. Parang may science na kayo. Parang May ganun eh. May engagement. Napag-aralan na. May tinatawag kaming peak hour. May tinatawag kaming posting hour. Ito yung times na kailangan mong mag-post. And he knows that off the bat, without training, not even finishing school, you know what's up. No? Alam mo yung ginagawa mo, no? Parang ganun na rin. Ang galing. Okay, and then?
Tapos nung na-upload, okay. Ayun, siyempre, premiere, prenumot mo, okay. Siyempre, maiyak-iyak yung mga tropa ko. Parang sa circle kasi namin, first time may parang nakagawa ng ganung music video. Music video, oh, yeah. Parang, tapos siyempre, rep the hood pa rin. Yun, kasi yun pa, yun pa. Doon din sinuot, oh, di ba? Di ba? Kaya lahat ng tropa ko, proud na proud sa akin. Tapos solid, ganda. Maganda naman talaga. Mm-hmm. Tapos, ang ina-expect lang sana namin ni Ben, parang ano lang eh. Parang kahit mag 100k lang, ganun, masaya na tayo. Mm-hmm. Eh, di naman namin alam na mag-boom na. For all the efforts, no? Tapos, yun, nag-boom na siya. Tapos, nauwi pa nga sa na-report yung video eh. Yeah. Tinakedown. May hindi report. Siya na-takedown eh. Ano siya eh, parang may... May strike? Community standard strike? Oo, yung parang may... Bago mo siya mapanood, kailangan oo ka muna. May ganun na siya eh. This is ano, may restriction. May restriction. May restriction siya. Parang, sabi ko... Na-flag yung content ng ganun. Sabi ko, ganun ba kalalayo kanta? Sabi ko, di ba? Kaya dahil malalalang kanta dyan na siguro kataon lang COVID, kumbaga lockdown. Oo. Kumbaga lahat ng tao, problemado. Kumbaga parang hindi tas siya... Tapos ganun yung music mo. Oo, hindi siya good dun sa panahon na yun. Kumbaga, baka may mga, alam mo na yun, parang... That's Ben's first million also, I think. Shoutout sa Ben Regala, may episode din kami dito sa... Shoutout. Ano yan, no? Ang galing lang din kasi tol, isa rin siya sa talagang naniwala. Without kahit totoo. Anong kapalit, wala kayong pinag-usapan basta he wants you to shoot. He wants to shoot a music video for you. Na lahat ng gagawin ko parang siya yung mag-shoot. Parang. Wow. Tapos ito mga sumunod na mga trabaho namin, nag-uusap na kami na total nararamdam ako parang kumikita na eh. Mm-hmm. May konti na eh. Mm-hmm. Sabi ko push pa natin, pondohan ko na siguro to. Mm-hmm. Kasi nag-workout eh. Parang let's go na. May ROI, kumbaga. May return of investment ayun, na kahit papano. Ayun. Kaya sabi ko kay Ben, pero si Ben sobrang bait eh. Ayaw niya talaga tanggapin. Yeah. Ayaw tanggapin ni Ben yung bait. Eh, ako kay Ben, ba't ayaw niya? Siguro, dahil naniwala lang talaga siya sa'yo. Ako naman, nahihiya ako. Kasi nga, kumbaga, pamilyadong tao na rin siya. Tapos, kumbaga, yung oras niya pa. Tol, kinikwento niya sa akin. Kwento mo na rin dito. Kinikwento niya sa akin na sobrang grabe mo daw yung pagmamahal mo sa music. Sa bahay mo, naglagay ka ng studio sa ilalim ng hagdan kasi yun lang yung space na pwede kang maglagay ng studio. Ito yung hagdan, guys. Hagdan. Di ba? May ilalim yung hagdan. Andun siya. Sumisiksik siya dun sa ilalim nun. Sa eksaktong ilalim ng hagdan. Hindi siya lumalagpas. Tapos nilagyan ko lang ng acoustic foam yan. Ganun daw. May mga parang egg crates. Acoustic foams. Tapos pinagtataka nila sa akin yung mastering sa mixing ko paano. Kasi wala akong mga analog na tulad nung ganito. Wala akong as in wala. Keyboard lang sa computer kaya ako mag-equalize ng maayos na tunog na vocals saka na beat. Yung mga kanta mo? Ikaw? Digit, talagang as in keyboard. Walang system? Wala. Keyboard saka... Applications lang? Ganun lang. Bakit? Galing nun. Maraming... kasi wala ka resources. Wala kang... Siningi nila sa akin yung sauce ko. Ano ba sauce mo? Paano yung ganyang vocals? Paano mo pinihit to? Paano ganyang kalutong na vocals? Paano yung ganyang reverb? Paano yung... Diba, tinatanong nila sa akin. Sabi ko, ikaw may ano ka? Ako, ba't ano, di ba? Sabi ko sa akin, parang ganun. Hindi mo rin kaya explain. Hindi ko rin kaya explain eh. Kasi ang tagal tenga mo rin, na, tenga mo na talaga, totoo, no? Totoo. Tsaka sa turo din ni Promdi, iba nakadap ako. Tapos parang tinuro sa akin ni Promdi, parang medyo ni-YouTube ko na konti, tapos dinagdagan ko. Ayun. Tweak mo na lang sa sarili mong preference. Nag-workout naman. Yun yung lumabas. Hanggang ngayon. Tapos hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako eh. Parang pag kami bago, galing na. Gano'ng ka-importante na inaral mo siya all throughout na gusto mo siya kahit na wala ka halos oras doon. Kailangan mo magtrabaho, pero kailangan mo rin mag-YouTube kasi may gusto kong matutunan. Importante talaga kasi ano siya eh. Mga fundamental siya ng musician talaga. Hindi ka makagawa ng good music pag yung alam mo yun, yung ganun lang yung alam mo. Kailangan talaga yung parang ano ka, yung changes. Kumbaga dapat, pag may bago, dapat alam mo rin. Parang ganun. Dapat, kasi parang tulad yan. Makasabay ka sa improvement. Yun, totoo. Kumbaga, ba may uso na naman, natunog. Di ba? Parang, paano mo gagawin yan? Eh, nag-stick ka dito. Hindi ka makaka-adapt pag hindi mo alam. Yun, totoo. Kaya sobrang importante niya. Kaya hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako talagang kung anong bago. Kumbaga sa evolution of music. Totoo. Kasi talaga, sa isang kisap mata mo, bago na naman yung, may bago genre na naman. Sa isang kisap mata saka mo. Saka as we speak, guys, para rin sa musicians, no?
kung gusto niyo rin talaga to, I think it's really important na aware tayo sa mga bago. Mm, totoo yan. Kasi totoo. Pag hindi tayo aware, pag yun na yung naging pop, pag yun na yung naging popular, hindi mo alam kung ano yun. And paano ka sasabay? Hindi paano ka makapag-adjust. Yung relevance mo. Magagalit ka na lang. Di ba? Magagalit kasi hindi mo kaya yun. Di ba? Kunyari, pangit yan. Yung pala, di mo alam paano gawin. Kaya ganun ka. Di ba? O nga, no? Di ba? Kasi, pangit yan kasi hindi ko alam kung paano yan. Di ba? Pangit na lang yan. Pangit yan. Dito kayo makinig sa akin. Yung pala, di ka lang makasabay sa parang bagay, process. Real talk. Real motherfucking talk. Bars. Actually, no. Not just for the ano, no. Not just for the musicians, but also for the supporters, mm-hmm. especially the OPM supporters, the supporters of local hip hop. Mm-hmm. May evolution yung music, nangyayari na siya all over the world. Mm-hmm. Naiiwan na ngayon Pilipinas, eh. Sobrang layo na nung tunog nung mga artist sa Korea, mm-hmm. nung mga artist sa Japan, nung mga artist sa UK, yung drill ngayon, grabe. Yung mga artist sa US. Bago ngayon DigiCore. Oh, tol. Yeah. Tol. DigiCore, grabe rin. Sobrang nakaka-hype siya kahit na, alam mo yun, mauwirdohan ka pag unang beses na pakigan eh. Pero pag na-gets mo yung vibe, tapos nakuha mo yung ano nila, yung energy, parang... Pero tol, parang pag pinapanood mo, ang hirap gawin, di ba? Diba? Paano niya nagawa? Ang hirap diba? Niyan eh. Tapos ma-pull off mo yung may melody, ma-push nila yung lyrics nila, tapos ang ganda pa ng beat, yung pagkaka-deliver, sasamahan pa nila ng visuals na trippy. Di ba? Diba? Para aesthetic na something retro. 100% na total packaging. Diba? Entertainment value nando doon. Served. Minsan kasi Gerald, mahirap mag-appreciate. Eh. Mas madali kasi magsabi ng bad thing about something. Eh. It's pero, easier. Pero sanay na, kumbaga, ganun talaga siguro. May sarili kasi understanding sa ganyan. Eh. Kumbaga, pag may tao galit sa ganun, parang, iwa. Misa sa akin lang, may sarili akong paliwanag. Oh, hindi. Kasi coming from your own experience, your own account, ikaw nga, sarili mong pamilya, nung una ayaw dun sa ginagawa mo eh. Mm. Di ba? Hindi mo lang sinukuan. Kaya, siguro ganun din, hindi ako, yung nanghihate masyado ng music. Yeah, yeah. Kaya hindi ako na-involved sa mga distract dati. Kumbaga, kasi lahat na-appreciate mo. You respect everyone. Lahat. Lalo yung talaga may tira sa kanta. Mm. Yung hindi niya sinasabing malakas siya sa lyrics. Yung kanta mismo yung nagsasabing malakas siya. May ganun, no? Oo, totoo. Nababasa mo yun, no? Sa paglabas ng kanta, no? Hindi niya sinasabing ako ang pinaka... Alam ba, sa lyrics. Ako yung pinakamaangas. Mga dumadagundong, mga ganun. Di ba? Parang ganun. Di ba? Hindi niya na sinabi. Kumbaga, may mga ganun artist na hindi sila nagsasabi na malakas sila, pero yung kanta nila pag napangin... As a whole. Ang lakas. Gets mong may tira. Di ba? Yung kanta niya yung nagsasabing malakas siya. Ganun. What made you... Paano mo yun tinitignan? I mean, bakit nando doon yung standards mo? Hindi, kasi sa tayong ako rin. Pagiging musician din, kumbaga alam ko yung okay sa hindi. Mm-hmm. Kumbaga alam ko yung okay sa hindi. Alam ko naman yung hindi okay na ginawa para sa purpose. May purpose siya kaya ginanun yung... Kung trendsetter kung talagang kuha attention yun. Tapos kung hindi ko siya field, kung hindi ko siya genre, siguro ganun talaga sa genre nila. Hindi mo lang naiintindihan. Oo, pero hindi ko siya sasabi pahangit, hindi. Ayos nga eh. Hindi ko lang siya genre siguro. Oo. Pero ayos siya. Decent siya para sa ganun genre. Pero sa akin, kumbaga parang, hindi kasi yan yung field ko. Kumbaga parang, pero okay yan tol. Diba? Ganun ka sa lahat. Mm. Always been like that. Mm. Dahil, nung ikaw yung nag-music, hindi ka pinapakitaan ng support? Possible? Siguro din. Pero, ganun na talaga ako kahit nung, ano ba eh. Ano man talaga? Kumbaga, Bakit mo i-hate yung isang tao, di ba? Ba't din lang tayo mag-celebrate? Di ba? Dahil may nagawa siya. Oo, di ba? Parang, gandang character yan, diba? Mag-celebrate na lang tayo, tol, di ba? Ba't pa nagagalit ka? Di ba tayo pwede mag-celebrate? Dahil halimbawa, nagkaroon siya na hit na kanta sa ganun, di mo lang naiintindihan. Ba't tayo galit ka? Mag-celebrate na lang. Tignan mo yan, kapwa mo Pilipino yan, kapwa mo lokal yan. Dapat maging proud ka, di ba? Di ba? Tapos na-enjoy siya ng maraming tao. Di ba? Mag-celebrate na lang tayo. Ba't magagalit ka, di ba? Alright, that's a very good character. You celebrate other people's win. Mag-vibe na lang tayo. Ganun, party na lang tayo. Kung hindi mo trip, pakinggan mo yung trip mo. Hindi mo na kailangan awayin yung hindi mo trip. Okay. Going back, also after ma-release yung second single and then sinundot mo, nag-hit talaga kasi during that time,
everyone is in the internet. Ito yung kasagsagan ng first lockdown. Uh-oh. And Gerald is playing all over it. Like, di ba? A lot of hip-hop pages, yes, inadapt nila yung Uh-oh. Video, pinopromote nila. Salamat, nagkaroon ka ng organic tol na network. Salamat din sa mga pages na yun. Yung mga laging nagpo-post ng mga short clip ng mga kanta ko. Snippets. Malaking tulong, sobra. Push marketing, no? Shoutout sa inyong lahat, man. Sobrang solid yan. Solid. Huwag niya lang i-upload ng buo yung kanta, no? Tapos after one hour, i-upload ng tunay na artist, no? Mas snippet lang. Go yan. Gets naming help yan. Minsan nga, may storya nga dyan, na yung sinot namin yung para sa iti ko. Okay. Yung BTS namin, sa MRTT ko lang pinost. Okay. Isang picture lang yun. Mm-hmm. Puta, nagulat ako. What is MRTT? Para sa mga nanonood na hindi alam. Shoutout sa MRTT yan. And Koala. Lahat sa inyo dyan. Shoutout sa inyo, tol. Okay. Yung MRTT kasi, ano yan, pages ng... page and ng, Koala si Joshua, di ba? Si Joshua. Okay. Shoutout sa iyo, bro. Siya kausap ko kanina eh. Solid yan. Solid yung batang yan. Grabe, pumush din yan ng music. Tag mo ako lagi sa mga release mo, man. Solid ka. Yeah, may re-release ata siya. Mm. Nalibutan ko. Emotion, yan. Nasa Spotify, pakinggan. Check out yan si Joshua. Yan. Yung MRTT. Mm. Ano muna yung meaning nun? Mumble rap, tawi-tawi. Let's go. Yeah. MRTT is Mumble Rap, Tawi-Tawi. It is a Facebook group. Group page tuloy. Facebook group. Group. Na it involves a lot of music producers, a lot of musicians, artists, and also hip-hop personalities. And nabanggit ni Lexus na nabuo daw yung kanta nyo. Nagkita kayo sa group na yun. Yun nga, yun. Doon talaga kami nabuo ni Lexus. Doon kami, parang nagsalubong lang kami sa comment section yun eh. Uh-huh. Parang may comment siya, tapos nag-comment din ako. Mm-hmm. Tapos syempre, puso-puso na. Knowing Lexus, syempre, manonotify. Tapos, ito na, parang doon pa lang, parang may nag-comment doon na collab na, parang gano'n. Uh-huh. Tapos parang jumi sa Lexus. Hindi na ako nag-atobili, pinayim ko na siya. Hindi na ako nag-comment doon. Kumbaga parang, rekta na, nag-G Tapos nung pini-EM ko siya, sakto ginagawa ko yung parasite ko nun eh. Yung mga panahon na yan. Yung perfect timing talaga, no? Sipin mo kung wala kang ginagawa, di wala kayong gagawin. Mm. Pero eksaktong may ginagawa ka, sa eksaktong moment na nagkasalubong kayo sa comment at gumame siyang makipag-collab sa'yo, may material ka na agad. Meron na. Wow. Sakto naman, namumroblema ako dun sa second verse niya kasi gusto ko sana gawing rap. Pero parang na-hook kasi ako sa vibe nung gusto kong kantahin lang. Oo. Pero kumbaga naguguluhan yung utak ko sa puso ko eh. Kung mag-hook ka ba? Gusto ng utak ko parang i-rap ko yung second verse pero yung puso ko parang go mo lang yung kantahin mo. Solid eh. Parang ano ang vibe nung la. Parang tanganan sarap. Parang ganun di. Eh na nga, pumasok na si Lexus. Sabi ko, bibahagay sa'yo. Sabi ko, tol. Ibahagi sa'yo. Papasakit. True PM to. Yun lang din yung mismong araw na yun. Nung nag-comment lang kami sa comment section. Tapos, may demo ka na nung kanta? Meron na. Butas lang talaga yung verse ko. Yung second verse. Butas lang. Pero hindi pa rin siya namamaster. Saka namimix na maayos. Okay. May mga kulang na detalye. Demo pa lang. May mga kulang detalye. Tapos pinasa ko sa kanya. Yung hapon lang din na yun. Ewan ko kung gusto niya lang talaga ganda. Pero yung hapon na yun, tapos na agad yung verse eh. Nasulatan niya na agad. Tapos nagpasa na siya ng vocals. Pagpasa niya ng vocals, the next day, nagplano kami kailan isi-shoot. Ilan din linggo na yun. The next day, nag-shoot na agad kami. Ganon kabilis. Saan kayo nag-shoot nun? Manila. Di ko alam saan parte na Manila eh. Pero, parang abandonadong ano siya, building, di ba? Sila Ben yung may idea. So ikaw, from Bataan again. Bumiyahe lang ako. Bumiyahe. Ikaw naman yung bumaba. Ako yung Dubai. Since meron na kayong relationship ni Ben. Tapos, di ko nga rin alam na gano'n na mag-work out din yung kanta na yun eh. Parang ano lang eh. Meron akong isang insider fact. Mm-hmm. Na yung suot ni Lexus doon, on that music video, matagal niya na yung binili. Hindi niya lang nagagamit. Parang sinabi niya sa akin nga yun eh. Parang may plano ata siyang kanta o something na... Tapos doon niya perfect na nagamit yung parang gano'n na parang pang mental patient. Kasi wala naman kami budget para sa dress code eh. kahit may dress code kami. Kaya yung suit ni Ben Regala na pan-doktor doon, hiniram ko pa yun sa doktor na katrabaho ng kuya ko eh. Kasi yung kuya ko sa mental, sa health
department. Oo, nagtatrabaho. Ngayon, may parang mga barkada siyang doktor. Oo. Doon ko pa hiniram yun sa doktor mismo. Mm. Kasi nga, hindi kayo magre-rent. Hindi kayo makaka-pull out. Hindi ko kaya rin mag-rent eh. Kumbaga, tsaka ano na, kumbaga, ang bilis kasi ng usapan eh. Kumbaga, kailangan meron ka na kasi bukas shoot na agad tayo eh. Parang pag hindi mo naman, pag hindi mo naman pinagbigyan yung oportunidad na yun, hindi mo alam kung mauulit, di ba? Kaya dinala ko, nanghiram pa ako doon sa doktor na ano, nasira ko DIY pa. DIY lahat, no? Nasira ako pa yun, nahihiya ako isoli eh. Parang sabi ko, yan, nasira ako. Kung na ba alam magpaliwanag dyan. And then, after that, one day shoot lang yun. Oh, yun. One day lang din. Tinapos na. How true na sobrang daming clips sa music video na hindi nyo sinama sa music video kasi sobrang dark? Oh, marami. Marami. Marami pang dugu-dugu yun. Eh. Sabi ni Ben. Maraming mga parting ano eh. Basta marami. Yung hindi pwede ipalabas. Kasi marireport na naman kami. Nadala na kami sa patiwal eh. Siyado sensitive yung Gen Z. Oo din eh. Siyado silang ano eh. Patiwakal Parasitico, two of the most streamed music, I think, na talagang dinama ng mga tao. Balikan lang natin mabilis, Gerald. Paano yung thought process mo nung sinulat mo yung Patiwakal? Siguro kasi nasa ano ko nun eh. Nasa poder pa ako ng ermat ko nun eh. Mm-hmm. Tapos na-depress na ako sa buhay. Hindi mo naman kasi yun nga, di mo pwedeng sabihin sa barkada mo dahil tatawanan ka nila. May one time talaga, di ko na kinaya, umiyak ako eh. Parang tinawanan nila ako. Pero bandang huli, dinamayan din nila. Di alam ng mother ko yun. Wait. Di alam ng family ko yun. You were telling your friends that you were in a dark situation, tapos tinawanan ka nila? Noong una. Parang, okay. Kasi nagiinom kami. Okay. Pero bago pa kami mag-inom, talaga sinasabi ko na may problema ako. Yan. Eh, kasi kilala nila akong, ano eh, kumbaga, malakas na tao. Parang, jolly. Parang, dahil mo na pinagdaanan, magaganyan ka ba? Parang, kumbaga, tagal na natin magkakasama, ikaw lagi namin, ano, parang, ngayon ka patutupi, parang ganun. And pero then, di nila alam, sobrang down ko sa buhay nun. That kasi, time? Niloko ko ng girlfriend ko, harap-harapan talaga. Mm-hmm. Tapos, natanggal ako sa trabaho. Mm-hmm. Tapos, yung mga gamit ko nasira. Sabay-sabay. Fucked up situation. Ano, tapos, umuulan. Kumbaga, bagyuhan ng panahon na yun, ang hirap gumalaw. Kumbaga, parang, tangina, saan na ako? Sabi ko, saan na ako pupunta? Bakit ganito yung panahon? Parang ayaw sa akin. Parang, bakit ngayon ba ako? Tapos yung time na yun, parang yun nga, nag-inom kami. Iiyak ako. Tawa pa sila. Pero, siguro na-realize din nila, seryoso talaga. Ibiro. Mm-hmm. Tapos, hindi ko naman, kumbaga sila, hindi naman sila pwedeng mabuhay ng malungkot hanggang bukas dahil malungkot ako eh. Kumbaga, pag-uwi sa bahay, ganun pa rin, dala ko pa rin yung problema. Tapos, eto nga eh, gusto ko i-push yung music eh. Ayaw nung nanay ko eh. Mm-hmm. So dagdag na naman yun. Pag nagre-record ako, ang hihingi mo, patay mo na yan. Limitado lang ako mga pag-computer sa bahay. Limitado lang. Kaya, pag wala lang siya? Oo, mga ganun. No? Kaya pag nandun siya talagang, ano, kailangan tulina ako mag-produce ng beat. Tangina, kailangan may matapos ako na kahit ano. Kaya tangina, pipindutin ko na lahat sa keyboard para may melody ka agad na pumasok sa utak ko. Wow. Para makatapos struggle, lang na isa. No? Oo, struggle tapos, talaga. Makapag-record ako na mabilis. Mabilis na sulatan lang din. Kasi pag umabot ako na hanggang alas 4, di ko pa pinapatay yung PC. Bubulyawan na ako ng nanay ko. Kasi magastos sa kuryente. Tapos wala kang trabaho. Ganyan ka na lang. Ganun. Sobra. Tapos, ayun nga. Tapos, kumbaga tuwing gabi, yung thought ko, yung kumbaga yung utak ko. Ba't ganito ba? Sabi ko, ba't ganito ba yung nangyayari sa akin? I think, no, siguro rin, may pinanggagalingan din si yung mama mo. Kasi nga, syempre, separated. And the struggle of raising a family. Hindi rin naman kasi talaga open sa lahat ng pamilya na merong isang taong talagang gusto lang yung music. Di ba? Which is ganun ka eh. Sa family namin, parang ako lang ganun eh. Kahit sa mga relatives ko, parang parang ako lang gumagawa ng ganito. Parang hindi rin nila ako naiintindihan eh. Parang, tignan mo mga pinsa mo, graduate. May seaman, iko-compare ka, no? May police, tapos, may ganito, may ganyan. Tapos ikaw, puro ka tato. Tapos ano nangyayari sa buhay mo? Parang, ayun, lahat yun, nagsasama-sama yun eh. Baga parang iniisip ko yun eh. And then going back to that night, na sinabi mo yun. Tapos, nag-produce ako ng beat. Ayun ngayon, pa-resign na, ay kumbaga pa-retired na ako, nagsasawa na kasi ako mabulyawan ng nanay ko. Isa yung problema, masyado na marami. Baga, ano, ganito na lang ako. Pagod ka na sa kailangan ko gawa ng paraan to talaga. Magtatrabaho na, mag-abroad na lang siguro. Tapos layo na lang ako dito. Tapos ganun, siguro ito na yung kapalaran ko eh. Tanggap ko na eh. Gawa ako ng beat.
Ayun, parang siguro dahil sa feelings ko kaya nagawa ko yung beat. Kumbaga yung ganung vibe, yung beat ng Patiwakal. Kumbaga parang malungkot siya na parang medyo dark na. Mm-hmm. Pero hip-hop na vibe. Oh, na vibe siya. Hip-hop pa rin kasi hip-hop ako eh, parang. Oh, oh, pero gusto kong yung way malungkot. Okay. Parang ganun. Tapos sinulatan ko siya sulat. Sinubukan ko siya sulatan. Siguro 3 oras lang tapos na yung kanta eh. 3 hours. Oh, kasama yung pog-produce. Oh, pati lyrics. Tapos yun lahat. Wow. Okay. Sa isang upuan lang. In the vibe, no? 3 hours ko lang ginawa yung kanta sa sobrang, ayun ko, sa sobrang, kumbaga, punong-puno na ako ng panahon na yun. Kumbaga, maraming papasok sa isip ko. Kumbaga, puno ako. Mm-mm. Kaya nilabas ko siya doon. Parang ganun. Doon, yun yung naging outlet isang, mo. Isang busan lang talaga sa ganun kaigsing oras. 4 hours ko lang ata ginawa yung Patiwakal na yun eh. Mm-hmm. Tapos nung nagawa ako siya, parang, ayun, parang umoko yung pakiramdam ko. Tapos napapakinggan ko siya. Kumbaga, hindi lang siya basta kanta eh. Kumbaga, parang may something talaga, alam ko eh. Sa sarili ko, parang, bukod pa sa parang may ano siya sa akin. Yun. Tapos pinakinig ko sa barkada ko kasi na-air fatigue ako eh. Kumbaga, siyempre. Paulit-ulit sa'yo eh. Oo. Sabi ko, pakinggan mo nga to, tol. Eh, yung tropa ko na yun, nagsisimba. Okay. Parang, ano yun eh, parang church guy. Parang, tol, makinig ka sa Diyos. Dinanong ka after. Hindi, pero bago ko pa magawa yung kanta. Okay, ganun galing, siyang klaseng tao. Oh, galing din kasi sa abroad. Mahirap na ako sa abroad. Okay, kaya okay. Pag uwi niya, yung pagiging siraulo niya sa Pilipinas, nanibago kasi pagbalik niya, ano na siya eh. Tol, sabi ng Diyos. Gumagano na siya, sabi ko. Sabi ko, hindi ba na-trauma ka sa abroad, tol? Baka trauma lang sa abroad dyan, kaya gagaganyan ka na. Hindi, tol, mabuti ang Diyos. sabi ko, tol, siguro sa'yo. Sabi ko, magkaiba tayo sitwasyon ngayon. Kumbaga, on that particular day. Pero tropa kami. Oh. Alam niyo yung ilokohan namin na gano'n. Alam niyo yung ilokohan perspective namin. Perspective mo yun eh. Oo, parang gano'n. Tapos, napakinggan niya. Napakinggan niya. Yun na, nag-ano sa Diyos yun na. Pero nung napakinggan niya yung kanta, nakikita ko gumaganto siya. Oh. Okay. Eh, yun yung inaabangan mo eh. Oh. Kasi ikaw puno, bingi ka na doon eh, kakamix mo eh. Oh. Oh. Tapos nakita ko gumagano siya. Wala, ganda, sabi niya. Okay yan, pre, sabi niya ganyan. Tapos, yun, nawala na yung pag-ano niya sa Diyos. Hanggang paglabas niya, sinasound trip namin yung kanta. Ay, ganun yung nangyari. Sobrang totoo niyang tao, no? Yun na yung nangyari, naging vibe na kayo. Oh, hindi. Siya yung unang-unang nakarinig ng raw bago ilabas yung Patiwakal. Yung Patiwakal. Siya. Tapos ayun, nakita ko parang lumiwanag na rin yung mukha ko eh. Parang okay na ako eh. Gumaan na. Oo, sabi ko. Naging worth it. Oo, sabi ko. Tapos excited na ako sa ibang tropa. Di inumuli kami. Oo. Ayun, pinakinggan nila. Sabi, putang ina, sabi. Grabe tong kanta mo na to, pre. Sabi nila. Eh, yung music na yun, wala nung mga panahon na yun eh. Hindi ganun yung tunog eh. Oo, nung music yung uso, walang ganun dati. Oo. Kaya parang medyo naninibago lang sila. Pero alam nila. Siyempre, parang, ahead ka nga eh. Kasi di ba, 9 months pa bago in-upload eh. Kaya sabi ng mga tropa ko, hindi rin nila mag-gets nung una. Pero nung pinakinggan nila uli, sabi nila may something eh, parang hip-hop pa rin eh. Pero nasanay kasi sila yung rap, yung purong rap. Mm-hmm. Yung pata-pata-pata-pata mm-hmm. yung ganon. Mm-hmm. Ayun. Hanggang, ayun na, napunta, ayun na yung story, napunta na kay Locals. The rest is history. Oh, ayun na, ganun na. Marami pa kami pag-uusapan. Kasama pa rin natin si Gerald. This is Dog Rock Radio. Yo, Cyberspace, Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DogBrockTV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko, Instagram, TikTok, and Twitter at DogBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dog Brock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, nandito pa rin tayo sa TMP Creative Complex, specifically dito sa The Media Portal Studios. Yeah, shoutouts to NJ is here, Zaldin is here. Toxin shooting and directing the video. Shoutouts to Mar Rosales, our producer, Melvin Dave Jordan, creative head, and to the whole TMP Media Group. Kasama pa rin natin si Gerald, man. Sobrang hanggang ngayon fascinated ako sa nangyayari, man. Galing lang din ng train of thoughts niya sa kwento eh. Puntahan natin tol yung ano, tuloy natin yung usapan. Oh, lumabas na yung parasitic ko. What changed in your life? What happened next? Ayun na, sobrang ano. Sobrang dami. Doon mas lalong pumasok yung mga opportunity na hindi ko na-expect talaga. Parang sa sobrang dami, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. So after ng
after ito ng ano, di ba? After pati Wakal, Simple, tas Parasitico. Okay. Pero na-release ko na rin yung dalawa kong ano, yung Ay Nako saka yung Sabado Night. Kaso, Ay Nako and Sabado Night, rumilis na rin sila, sumundot na sila bago tong MV ng Parasitico ulit. Okay, okay. So yun yung timeline. And then paglabas ng Parasitico, ayun, nag-change na. Sobra dami. Kasi, the opportunities that you never expected. Oo, kasi di ko naman alam na, kumbaga, wala talaga sa utak ko yung kumuha ng collab sa ibang artist, yung parang ganun. Mm-hmm. Bukod sa wala sa isip ko yun, alam ko parang, di ko alam kung ako lang eh, pero sa sarili ko parang wala akong chance ah. Parang, hindi mo afford. Oo, no chance. Okay. No chance talaga. Kaya, kumbaga, nahihiya ako mag-invite ng mga iko-collab, parang ganun. Yung kay Lexus kasi parang nakulitan lang din ako sa kanya. Kumbaga yung approach niya sa akin, parang, uy, okay si Lexus. Parang down siya agad, no? Parang, saka parang tropa lang yung vibe niya. Parang ganun. Hindi siya yung... walang barrier. Wala kang mafe-feel na magkaiba kayo. Oo, ganun. May ibang artist kasi pag in-approach mo sila ng ganun, baka mapaya. Yun yung iniwasan ko. Ma-reject. Oo, ma-reject. Baka they don't know things about you na hindi... Okay. Tapos... Eh, nagbukas na yung mga opportunity, ang daming na nag-i-invite sa akin hanggang sa ito yung unang naka-discover sa akin, si Anthony Leodones. Okay, okay, okay. This is the vlogger, the content creator. Content creator. Shoutout sa iyo, kay Anthony Leodones. Shoutout. Okay. Shoutout sa iyo, sir. Sobrang bait niyan. Wife niya, 'di ba? Partner niya sila, Jamie. May content sila. Okay. And then kwento mo yung anong nangyari doon. Then ang nangyari, sila yung sa lahat na nag-i-invite sa akin, sila una kong pinaulakan eh. Okay. Kasi sila yung una nag-approach din sa akin. Tsaka sila yung talagang parang ano, yung gusto nila ako makita, yung ganun. Sabi ko, ba't gusto niyo ako makita? Kayo nga gusto ko makita eh. Fan talaga, parang ganun kagad. Okay. Oo, sabi ko, ako nga nanunood sa inyo eh. Ba't ako gusto niyo makita? Parang hindi ako naniniwala sa mga ganun. Parang, tana, sino lang ba ako? Nobody lang ako eh. Parang music lang ako eh. Parang ganyan. Until that time, na meron ka ng millions of hits, people are following you, people are subscribing to your to your shit, nire-request ka na nila sa kung saan-saan, and alam natin may mga underground gigs, may mga private events na nangyayari. They want you there. Pero nung in-approach ka nila Anthony Leodinis, para sa sarili mo, nobody ka pa din. Oo, totoo. Kasi parang alayo ng agwat talaga namin. Sabagay, din. Tsaka parang iniisip ko, internet celebrity sila eh. Tsaka iba kami na linya. Oo. Paano nyo ako nakita? Parang... Paano nyo natripan yung trip ko? Di ba? Tapos, ito pa ang parang palaisipan. Ang sasayaan yung tao. Ang lungkot ng kanta ko eh. Di ba? Parang, bakit ganun, di ba? Ayun, tapos, gusto nila pumunta sa bahay, ang problema ko nun, baka di ko rin sila ba-accommodate. Yun nga yung problema. Ang dami gustong pumunta dun sa bahay, sa totoo lang. Kahit sila Goodies. Nag-usap kami ni Goodies, sabi niya, dalawin niya daw ako dun. Sabi ko, yun, kaladkarin yun. Kahit saan bundok mo paakyatin yun, naakyat yun eh. Sabi ko naman, tulga ako, nahihiya kasi ako, apartment lang eh. Sobrang liit yung bahay. Kung ganito lang halos kalaki. Okay, sabi, okay. Sando pa yung SME ko. Oo, totoo. Sabi ko, baka di ko ma-accommodate. Ma-entertain, hindi ganun ka-hospitable. Ayun nga eh. Sabi ko, baka... ako nalang pupunta sa inyo, sabi ko ganun. Tapos, ganun din yung sinabi ko kala Anthony. Sabi ko, ako nalang pupunta sa inyo. Hindi, pupunta kami dyan. Ang tagal na lockdown, parang hindi siya makapagantay. Parang, tapos dumating yung birthday niya. Yun, doon ako niya in-invite, doon kami una nag-meet. Birthday niya? Oo, tapos, ang nangyari, nung birthday niya, yung kinabukasan, parang may plano pala sila sa akin. Di party-party muna kami nung ano niya. You went here in Manila? Hindi, nag-Tagaytay kami. Bumiyahe pa ako ng Tagaytay. Okay. Parang may inupahan sila na bahay doon, party house, ganun. Transient, ganun. Doon ginanap. Tapos, di ito na, natapos yung party. Kinabukasan, di na nila ako pinapansin. Tapos sabi ko, tangin na. Ano kaya to? Sabi ko, ba't di na ako pinapansin? Pumunta dito, tapos bukas di ka na pinapansin. Oo, sabi ko, uwi na ako. Nagtataka naman ako, ayaw nila akong pauwiin. Ayaw nyo nga ako pansinin eh. Parang wala na eh. Parang tapos na eh. Parang wala na. Sabi ko, uwi na ako talaga. Sabi ko. Medyo weird yung feeling na yun. Oo, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko, ganun. Weird talaga. Di ba? Parang... wala ka na biglang kwenta, no? After nung naging party. Naging pake na ako nung tanghali. Nag-aantay pa ako eh. Pero ayaw ka nila pauwiin. Tapos ito yung sasabihin ko, kuis, uwi na ako. Hindi, sumama ka sa amin sa bahay. Parang ganun. Uwi ka na ba? Sabi niya, tapos emi-service ako. Siyempre, medyo mahal yung pamasahe kasi private. Oo nga. Parang, magkano pa pamasahe mo? Parang ganun. Ako, nabahala sa'yo, kuis. Dumuna tayo sa bahay. Parang ganun, binipilit niya ako.
Eh, siguro talagang napapansin nila, hindi nila ako mapipigilan. Talagang uwi talaga ako kasi parang open na ako eh. Parang, weirdo talaga, weirdo. Tapos, mamaya pinatawag ako doon sa baba ng isang bata niya. Tapos ayun, parang may pinapaayos na PC. Mm-hmm. Wala naman ako alam sa computer. Sabi ko, yung pala yung PC na yung regalo niya sa akin. Wow. Yun, tapos, wow. Ayun. Kaya yun lang yung moment na hindi kanya hindi nagpapa- kasi nga meron silang prank sila sa akin na, may surprise oh, stuff. Surprise sila. Tang inang yan. Hindi ko tuloy alam kung iiyak ako, tatawa ako eh. Oh. Parang bad trip ako, parang tang ina. Pero sobrang na-appreciate ko, grabe. Sobra. PC, no? Oh, eh, kailangan mo yan eh. Totoo, sobra. Kasi noong time na yon nag-iipon na ako para sa PC, nagkataon buntis yung misis ko, kaya... Siyempre, priority oh, yung priority. Ano. Priority. Kaya sobrang na-appreciate ko sila, sobra grabe. Shout out sa Anthony, man. Mm. Sobrang... Ganon sila magmahal doon sa taong nakapag-entertain sa kanila. Grabe, grabe. And I think, no, because lang of the kwento, just reading between the lines, hindi porket masaya sila sa Facebook, hindi sila nakaka-relate sa malungkot na kanta. Oh, totoo. May mga pinagdadaanan din sila sa buhay. Meron totoo. Silang personal na buhay na hindi totoo. Natin napanghihimasukan at irerespeto natin yun. Oh, totoo yan, totoo. Ayun, tapos... Ako naman, bilang gratitude, kumbaga... Mm-hmm. Bayad ng utang na loob. Kahit hindi naman talaga ganun yung gusto nila eh. Pero parang sa akin na lang, pinush ko na lang kasi talaga ganun. Ganun ka as a person? Oo. Baga sabi ko, pero gusto niya rin gumawa ng kanta. Okay. Sabi ko, ako na lang magpuproduce, kuya. Gawa tayong kanta. Susulat ako, gawa tayong kanta. Ako bahala sa lahat, sabi. Bilang bawi dun sa appreciation din nila on how they treated you. Oo. Tapos, ginawa ako, nag-leave ako sa trabaho. Pero bahala ko na rin mag-resign. Okay. Kasi, yung trabaho sa LGU nun, medyo delikado na. Nagbabarilan na sa lugar namin. Nagbabarilan. Yung boss ko binaril eh. Okay, okay. Yung araw na yun, dapat ako yung kasama niya eh. Pero yun, sa, kasi, di ko pa talaga oras siguro. Oo. Okay, wag na natin puntahan yung barilan side to. Basta, sobrang dark nun eh. Na-realize mo na ay, hindi ako para dito, magkakaanak ako, tapos hindi ako pwede sa organisasyon na may barilan. Timing din na, kumbaga, pumasok na nga yung mga opportunity. Buti tinarabaho ko talaga siya eh. Yun, pumasok yung opportunity. Ginawa ko nung una, nag-leave muna ako eh. Okay. Nag-leave ako sa trabaho, tapos punta ako kay Anthony doon sa Cavite. Doon ako nag-stay ng 1 month eh. Mm-hmm. Nag-bootcamp ka doon? Oo, tapos parang hinahanap ko na rin sarili ko talaga. Mm. Kasi ito na yung mga parang, ito na yung pagkakataon. Wala na ako sa corporate life eh. Mm. Full-time artist na ako dito, content creator na ako dito, parang ganun. Tapos nangyari, gawa kami ganta. Okay. Yan, tapos... Yung kanta kaya sumobra sa tagal kasi ito yung magre-record kami, nauuwi sa inuman. Ito yung magre-record kami. Pero kung ano rin kasi si Anthony, ganun siya sa tunay na buhay, masayahing tao siya. Bungis-ngis siya, kaya unting record, tatawa. Siyempre, magkukwentuhan na, magpapabili ng alak. Wala na natapos. Bukas na uli tutuloy. Nakainom na eh. Oo, ganun yung nangyari sa amin, kaya tumagal kami. Tapos, habang nangyayari yun, kinukunta ako ng, eto na yung Music Colony. Okay. Music Colony is the label that you're part of now. Oo. Kinukunta ko while you were in Cavite, doing the bootcamp. Oo, kinukunta ko na nila ako nun. Pero yung SME ko nun, inuwi ko na ng Kabanatuan. Baga wala na kami sa Mariveles. Doon sa province ko, yung magulo. Nasa Nueva Ecija na kayo. Kasi nga, nagda-doubt din ako sa safety namin. Parang, kasi nga, you're part of that local government unit. Na wala naman talaga ako kinalaman. Siyempre, kasi iniisip ko kasi boss ko, baka sabihin nila may alam ako eh, wala naman talaga ako. Kaya nilayo ko yung family ko. Yeah, for the safety rin. Kasi buntes, and siyempre, you were pursuing music na nga eh. Yung pa isang dahilan. Tapos, siyempre, kailangan mas accessible. Itong pauwi na ako, galing ako kay Anthony Leodonis nun. From Cavite? Uwi na ako na Kabanatuan. Dadaan ako ng Manila. Eh, kasalukuyan siyempre, naman, south to north. Kinakausap naman ako nung Music Colony. Yan nga, sa Ryan. Na parang kung gusto ko makipag-meeting. Shoutout sa Just Rye of Just SBC. Kuya Ryan, shoutout to you. Sorry. Tapos, ayun. So, dumaan ka Manila, nakipag-meeting ka? Dumaan muna ako. Kumbaga, ano na rin eh. Kumbaga, On the way naman eh. Oh, on the way na. Kumbaga, wala ka naman choice. Dito talaga daan mo from south. Cavite, tsaka, going to north. Talagang dadaan ka Manila. Tsaka malaki oras ko. Kumbaga, dadaan lang naman. Wala namang problema. Kumbaga, tapos, ayun. But before this, do you had other label offers? May mga kumontak sa'yo? Marami rin eh. Kaso, hindi ko nalang papangalan. hindi mo trip yung vibe na yun. So, ang ayaw sa label talaga yung culture vulture eh. Yung kukunin ka para lang sa showbiz. Pero walang alam sa hip-hop.
Eh, hip-hop ka eh. Oo. Ayun na, ayoko eh. Marami naggagaroon sa akin na parang... Tapos isa-shelve ka lang. Oo, oh, diba? Kasi may hit ka, tapos since wala silang alam dun sa ginagawa mo, hindi nila alam kung paano ka papaganahin. Okay, gets, ko, gets. Trip ko parang... Kaya, eto, nung nag-meeting kami ni Sir Ryan, di ko pa nga kailangan Sir Ryan eh, kasi parang... Hindi mo alam na SBC siya? Alam ko, napapanood ko. Hindi ko alam na siya yun. Kasi ang napanood kong music video nila, yung parang mga bata pa sila. Bagets pa sila talaga. Oo, oo. Tapos parang lumitin. Ewan mo, basta parang tinagkaedad nga siguro. Oh, lumaki ka na lang. parang yung mga tao dati lumiit eh. Kasi tumanda na tayo eh. Diba? Ganun talaga, normal yun. Tapos, ayun nga. Di ko siya alam na siya yun. Okay. Kinausap nila ako. Maayos naman. Tapos, ayun, prangkan tanong na lang siguro na sabi ko parang worth it ba na i-give up ko yung trabaho ko dun sa LGU para dito. Mm-hmm. Yun, nangako naman sila. Tapos, pirmahan ang kontrata. Tapos, hanggang ngayon, so far, so good pa naman. Very good. Mm. At least you found a home in tapos, music. Tapos, isa pa yun, si Sir Ryan, affiliated siya sa hip-hop. Kumbaga, totoo. Totoo. One niya, of the pillars yan ng hip-hop. Kaya, kumbaga, okay talaga. Kasi alam niya yung feelings ng artist. Kumbaga, hip-hop ka rin eh. Hip-hop ako. Oo. Diba? Tsaka, ang isa sa mga na-appreciate ko about what he do, I mean, until now, is connected siya sa kung sino rin yung mga nagpa-participate sa scene. Mm. Kung sino rin yung mga event organizers, sino rin yung mga gumagawa ng music video. Mm. He is really a big player on the game. Pero syempre, he's always been on the ano, kasi shadows eh, supporting, you know, helping out and consulting. Nagko-consult din yan sa a lot of artists eh. Kasi nga, talagang yung kasagsaga ng hip-hop na nalagay sa TV at talagang nasa early days of local music talaga, isa yung grupo niya ni Sir Ryan. Sir Ryan. Just Rai. Oo, Just Rai of Sun Valley Crew. They're really, really, really paved the way of what is hip-hop today. Kasi... Mm. The music that they did, all the things that they did, talaga revolutionary yun. That time walang ganun eh. Napapanood lang natin yun sa tate. Sila yung ganun dati. Dito sa Pilipinas naman. Oo, no, na abot yung masa at yung village hip hop. Ganun. Anyways, going back. So, you had the meeting and then they took care of you. So, with that label, you are going to release an album. Pero I believe you just released a single. Itong mid na October. October 15, nag-release ka ng single noon. Kwenta mo kami about it. Yung single na yun, ano yun eh. Yung nagawa ako nung umuwi ako galing Kabanatuan na sobrang pagod. Okay. Galing Kabanatuan, umuwi ka saan? Sa family ko, galing ang family. Kasi kakapanganak pa lang nung misis ko noon eh. Okay. Pag uwi ko, tapos pagod ako, syempre nag-inom ako. Mm-hmm. Tapos, ito na naman. Lagi may alak sa kwento, no? Mas nakikilala ko si Gerald ngayon. Mahilig ako mag-inom talaga eh. Okay. Mahilig ako mag-inom eh. Tapos, pag uwi ko, inom ako mag-isa. Tapos parang wala yung esme ko. Tapos mag-isa na naman ako, tapos pagod pa ako. Parang nalungkot ako sa buhay. Oo, bigla kang, may certain feeling na... Yun na naman, gawa na naman ako ng kanta. Doon na naman nabuo yung kanta yung title, Lason. Kaya title niya, Lason. Kasi naka-metaphor siya sa alak. Okay. Bakit Lason? Kasi may pinapatay ka something sa... Katawa mo? Na ilo yung makakapatay. Kaya Lason yung alak. Pero tinitake mo siya. Ah, oo. Oh, diba? Iniinom mo siya kahit alam mong Lason yun. Yun. Metaphoric pala siya. Okay. Yung metaphor niya, alak. Pakinggan niyan guys, stream niyo sa lahat ng streaming platforms, check out niyo sa YouTube. Yeah. Lason with Gerald Malyari. Tol, ano lang natin? Puntahan lang natin din mabilis. Bakit ganun yung pagkakaspell ng artist name mo? Ano lang? JRLDM. Oh, kasi parang ano eh. Dati kasi parang ano, sa tao ko rin siya nakuha eh. Pero Gerald na ako. Mm-hmm. Tapos lagi parang pag nag-i-spit ako, parang, damn! Gerald. Uy, okay yun ah, sabi ko ah. Tapos ginawa ako na lang para acronym. Okay. Kaya, oh, man, JRLDM. Pero sinasabi ko... Malyari ka talaga. Oo, sinasabi nila, kinuha ko dun sa
sa M sa apelido. Hindi, doon talaga nabuo yun. Sa damn! Parang ganun. Dati kasi, yung bumabattler pa ako. Nag-freestyle ka rin? Oo, ang backstory ko niyan kasi ang circle ko sila Poison 13 eh. Okay. Mga nasa flip top. Nasa flip top. Kami magkakasama niyan nila Poison 13. Oh, mga taga doon kayo. Kaso sila, not so much into music. Yeah, more on battle rap kasi sila eh. Okay, gay. Tapos ako lang yung, ang backstory pa niyan, kukwento ko lang din. Go. Yung panahon na nag-apply si Poison 13 sa Flip Top. Okay. Natalo siya sa tryouts eh. Oo, tryouts. Oh, yeah. Tryouts. Pero big deal sa amin yun eh kasi pambato niya siya eh sa lugar niya. Oo, saka kailangan may isang maka-get out dito sa sa province na may mag-represent dito sa representing lugar. Marabeles Bataan, ganoon, yeah. Di ba? Di nalungkot ako din natalo siya sa tryouts tapos pero na wild card siya. Okay. Kaya nakakatuwa. Ang problema namin nung na wild card siya, wala siyang pamasahe. Pabalik dito sa Manila. Oo. Eh, sobrang hirap ng buhay ng rappers, man. Sobra. Nagkataon sumahod ako nung ilang linggo na kalipas noon, namili ako ng bagong cellphone. Ang uso pang cellphone noon yung Aguario Lite na my phone. Okay, my phone. Yun yung ano na Android, di ba? Binili ko siya na 7K, eh walang pamasahe si Poison. Sa sobrang gusto kong may isang mag-represent ng lugar namin. Tsaka parang kami yung talagang hip-hop lang doon eh. Mm-hmm. Parang walang ibang tutulong. Kayo lang nagkakaintindihan? Totoo. Ginawa ko, sinangla ko yung cellphone ko. Yun yung ginamit kong pamasahe. Pang wildcard niya. Mm. Para lang maging flip-top MC siya. Fuck. Nung pag-uwi niya, good news. Sa Poison 13, man. Solid yan si Poison 13. Okay. Kaya namin nagsama niyan. Tumira pa sa bahay namin yan, talagang nagsama kami niyan. Banding, no? From D. Tumira din siya kala Prom D. Yeah, circle namin eh. Poison 13, Prom D. Talaga kami magkakasama niyan dati. Okay. Tapos, eto. Anong year to? 16? Hindi. 10. 11, 2010, 12. 2011. Hindi, yun na kami magkakasama. Pero yung kwento na to siguro, 14, 15, 16 yan. Oo, 14, 15, 16. Oo. Ito yung mga early days sa flip top. Yan. Pero magkakasama kasi kami, alam ko. Way ahead pa. 9 magkakasama na kami. 2009? Wow. 11 years, 12 years. Wow. Mm. Okay, going back. You pawned your phone. Sinanla mo, pamasahe niya, punta siya doon. Tapos sa wildcard, nanalo siya. Tapos, ayun, good news. Kumbaga nanalo siya. Tuwan-tuwa na ako. Kumbaga parang kahit paano natubos yung phone? Ako na rin tumubos. Kumbaga parang bigay ko na sa kanya yun. Parang, okay. Sa susunod na sweldo, tinubos mo na. O susunod na magkapera ka. Pero masayang-masaya kasi ako mapanood ko lang siya doon. Kumbaga dapat... Nakalagay doon eh, Marabeles Bataan, di ba? Kumbaga dapat hindi ka uwing talo. Kumbaga dapat talaga may mangyari dyan sa ginagawa mo na yan. Parang, kasi magkakaibigan tayo simula pa nung... Kasi kami, hindi kami mag-try out eh. Mm-hmm. Kaso na-feel ko, hindi siya para sa akin talaga eh. Hindi ka pang battle rap? Oo, hindi ako pang battle rap. Pero bumabattle ako dati ba? Pero From beatbox, ano pa yung mga nagawa mo sa hip-hop? So you battle din beatbox sa mga talent show... ng mga barabarangay fiesta. Tapos battle din, ganyan. Yung okay. Acapella, tapos freestyle. Kaya sa freestyle, di na ako masyado nagtutok eh. Okay. Kasi mga demonyo sa freestyle yan, sila po isang 13 eh. Umuubos ng beat yun eh. Oo, kaya... Bigyan mo ng isang araw na beat yun, tol. Hindi ka nang titigilan. Totoo, may backstory uli yan. Oh, sige. Yung JD. Oo. Nasa flip top din yun Si JD, oo. Dalawa sila, fiesta sa amin. Dahil lang sa premium 500, nag-battle rap kami. Okay. Parang nag-iinuma kami. Para sa 500 piso. Sino magcha-champion? Pabilog eh. Tropa-tropa. Natira silang dalawa. Pass the mic, kumbaga. Natira sila yung nanalo sa dulo. Dahil sa 500 na hospital pa yung JD. Dahil 3 oras sila nag-freestyle. Na-hospital pa tuloy yung JD. Dahil sa 500, walang gusto magpatalo sa dalawa. Ganon kademonyo yung mga... si Poison 13 sa si JD. So kaya dalawa na lang sila nanalo? Ha? Hindi. Parang natalo pa yung JD dahil si Poison, yung 500, pinang-pa-hospital pa namin sa kanya. Nag-ano siya yung parang, yung naubusan na oxygen, parang ganun, parang exhausted. Parang nag-collapse siya eh. Kasi nga, lasing tapos freestyle sila na freestyle magdamag. Tang ina, no? 3 oras yun. Nag-collapse ka freestyle, no? 3 oras. Anong ginawa mo no? Nakapag-Facebook status ka na, ang dami mo na nagawa, ang dami mo nang natagay. O nanonood ka all throughout? Nanonood kami, ang dami namin, nagkakasiya kami, laban lang sila ng laban. Siguro, hindi naman, kumbaga hindi 3 oras, pero mahigit siguro may ganun, 2 oras. Basta mahaba. Mahaba. Mahaba kumpara sa normal na dapat na battle lang ng freestyle. Mahaba na tipong kailangan ng ma-hospital nung nagpe-freestyle. Na-hospital talaga. Sinugod namin sa hospital sa medics. Grabe yun, man.
Kaya yung freestyle na yan, hindi ko tinutukan yan kasi sabi ko... May hospital eh, no? Bukod pa doon talagang nakita ko yung mga tropa ko. Yung halimaw. Sabi ko, hindi ko na kaya... Para doon sila. Hindi ko kaya sabayan ito mga ito, puta. Na, kahit kaya tayo tingas ang ipin, nagagawa nila ng topic. Yung ingrown sa paano kaya nilang... Ganun sila katindi. Kaya sabi ko, puta eh, nasabi ko. Kanya-kanyang forte. Oo, hindi na. Respect to you guys. JD, Poison 13, man. Putay dito, freestyle kayo dito, tatlong oras, game. Okay. Going back lang, Tol. So far, you're happy with your label and you're releasing, yeah. You're doing you did a campaign, of course, napakinggan na rin ng mga tao. As we speak now na napapanood nila to, for sure na stream nyo na yung Lason, lumabas na siya. Pero, what's, silip naman tayo sa magandang perspective ni Gerald ngayon. Now that you're part of the label and now that you're doing an album and you're releasing music with them, ano naman ang mga pasilipin mo kami sa mga susunod na mangyayari, mga plans mo pa bilang artist? Ang plano ko kasi ngayon parang ano eh, tulad nito yung album na to, parang sobrang variety ng kanta, sobrang iba-iba. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi parang gusto ko mag-transition. Ilang songs to? Siyam. 9 songs, full album. Parang gusto kong gumawa ng medyo kakaiba rin. Uh-huh. Although ganun ba rin, kumbaga syempre love song, may uh-huh. ganun. Uh-huh. Pero mas gusto ko na pumunta sa parang bright side eh. Okay. Kasi parang, tapos na yung dark life mo. When you had your child? Parang gusto ko na gumawa ng kantang patungkol sa buhay. Basta okay. Masaya. Yung parang, yun nga, pagpagod ka sa isang araw, tapos papakinggan mo na lang yung kanta. Parang ganun. Ganun yun. Yun yung mga ano ngayon. Saka yung, doon pa rin, nakafocus pa rin ako sa quality. Oh, then. Oh, naka-focus ako sa quality. Ayun, lalo pa ngayon may machinery na. Oh, dati totoo. Mouse at keyboard lang. Ganun yung nagagawa mo eh. What more now na syempre sinusuport ka ng Knowing Just Rai, sobrang taas ng standard sa tunog. Mm. He is also a producer. Mm. Talagang nag-uusap na mo kami. Nagkakasundo na mo kami. Okay. So, ayun nga, going back to your plans. Ayun na, gusto mo na gumawa ng mga happy songs. Mga sa sound trip mo na lang after ng long day of work. Tsaka collabs din, ganyan. Ah. Parang tignan natin kung, kumbaga, may chemistry kami nung gano'ng artist. Mm-hmm. Parang, tsaka yung parang ano, parang gusto, ngayon parang gusto ko kasi penetrate talaga yung international. Yung parang, kaya gusto ko talaga taasan ko yung quality, standard. Eh. Doon talaga eh. Doon naman ako natatakot kasi kakataas ko na standard, bawal na ako bumaba eh. Parang, oh, then. Kailangan dahan-dahan lang. Diba? Kailangan madaanan mo lahat. Kasi pag nag-leap ka bigla. Oh, doon ako natatakot. Eh. Baka biglang pag, alimbawa, mid lang yung nailabas ko. Mm. Tapos ka na kaibigan. Oh. Kailangan, di ba? Nang lahatan ng ito. parang ganun. Ito, gusto ko bumali lang ulit. No? Bali tayo. With the gusto mo na maging international, gusto ko lang balikan personal lang ulit. Mm. What changed you? Kasi now, nung kinamusta kita bilang tatay ka na, syempre, alam mo yun, naiba na, you're posting pictures, you're doing live, minsan naghehele ka, I'm watching that. what changed when you had your child? Like, nung naging tatay ka, when you become a father and when you enter the fatherhood, what changed in your craft, in your music, in your life? Marami. Kung sa buhay muna, mas nagkaroon na ako ng priority. Hindi ka tulad dati, tirang bahala yung mga tira ko. Kung parang, walang next move. Parang ganun. Oo, tsaka hindi. Madali akong umuo nang walang plano. Okay. Ganun. Okay. Hindi, I'm guilty ako dyan. Oo, hindi ka tulad ngayon na may baby na ako na parang lahat ng gagawin ko, iniisip ko muna kung okay ba to, hindi ba to okay. Parang ganun. Tulad na ito, nag-shoot kami, yung sinut namin yung Lason. Okay. Yung music video? Oo, yung music video. May ilog doon na parang stagnant yung tubig, yung hindi gumagalaw. Mm-hmm. May plano yung director na parang lulubog ako. Mm-hmm. Tapos aahon ako yung mukha ko kuha na ng paahon. Mm-hmm. Eh yung tubig sobrang dumi. Mm-hmm. Eh siyempre, kumbaga ako, nanonood ako ng mga Nat Geo. yung brain-eating bacteria, dun madalas nakukuhay sa mga ganun tubig. Oh, kumbaga, kung hindi mo napanood yun, hindi mo maiisip yun, di ba? Pero yun, ganun na ako conscious sa ano ko. Siyempre, may baby ka na nga. Ayun nga eh. Sabi ko nga, sir, may kapalit na kasi ako eh. Pero kung wala akong kapalit ka ako, kahit magbaktay pa ako dito eh, sabi ko. Kahit una ulo pa. Kahit una ulo, wala yun sa akin eh, sabi ko. Kaya
Ayun, yun yung sa buhay. Oo, may ganun na. No, may ganun na. Ang ganda nung example niya, no? Maintindihan mo agad. Tsaka pagka, alimbawa, may away. Okay. Yung alimbawa, may namimikon sa'yo. Yung ganun, hindi ko na siya pinapatulan. Yung parang, bahala ka, malungkot yata buhay mo. Ya. Basta ako, may baby ako, masaya ako sa buhay ko. Yung may wow. Ganun, may ganun. Wow. Di ka tulad dati na pag may gumanun sa akin, parang mainit ka agad tingin ako, suntukan na lang tayo. Parang, oh, parang ganun. Para manahimik ka na. Oo. Ngayon, di. Kung galit ka, bahala ka. Huwag mo lang ako sasaktan. Kao. Oo. Magsisigaw ka dyan. Magwawala ka. Pero wala kang pakialam sa'yo. Yun pa isang... Humaba na yung PC mo sa ganun. Oo, totoo. Sa craft naman, parang... ganun pa rin eh. Pero feeling ko nadagdagan eh. Kasi parang ito nga, may side na ako na pwede na ako kumuha ng ano. Parang yung isaya. Mm-hmm. Alam ko na talaga. Parang... Ito legit to, genuine na saya to. Mm-hmm. O kaya ko na isali sa kanta. Alam ko na yung feeling mm-hmm. ng genuine na saya. Wow. Parang ganun. Wow. Yun. Hindi kasi ano eh, hindi yung, the... yung pag wala kang baby, saya mong nararamdaman, kala mo yan na yan. Pag nagka-baby ka, tapos yun yung genuine happiness para sa'yo. Hindi yun eh, parang siguro ngayon nag-enjoy ka. Halimbawa, kala mo saya na yun na in love ka. Yung ganun. Hindi, pag nagka-baby ka, iba tawag dun. Diba? Baka nga wala ka na pakialam sa asawa mo pag nagka-baby ka, diba? Okay. Totoo. Ganun, yun yung happiness na na-attain mo. Totoo. Totoo yun. What changed? Or, hindi. Meron ako itatanong sa'yo tungkol sa fatherhood. Pero wait lang, kailangan lang natin mag-break. Okay. Balikan natin kagad yan. Okay. After this break, Dog Brock Radio. Yo, Cyberspace, Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dogbrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at Dogbrock _. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dogbrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace. Dito pa rin tayo, Dogbrock Radio. Kasama natin Gerald Maliari. Tol, hindi ako makaget over dun sa hospital. Kaka-freestyle, man. baliin ko lang ulit. Anong personally, medyo personal yung question. Anong nabago sa'yo? O yun nga, lumabas na yung baby mo. Pero what changed in your personality? Kasi ikaw, you grew up without a dad. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi ka pa nag-aaral, nag-separate na eh. Sobrang young mo pa nun. Ngayon, na-experience mo na lumaki ng ganun, ng walang image of a father. Ikaw bilang hip-hop artist, music artist, na eventually, this art form, this business will demand more time from you sa work, sa gig, sa tour, eventually shows, diba? Recordings and all that. Ano ang inaano mo ngayon bilang tatay na may anak ka na? Like, paano mo tinitignan yung magiging takbo ng life mo? Eh, lumaki ka nang wala nun. Eh, yun nga. Parang ano, kumbaga, kaya yung kwento ko kanina, yung kumbaga yung may kapalit na, parang, isa pa yun, na parang kailangan maging lalaki ka na. Parang, yung tatay ko kasi wala akong bilib eh. Parang, hindi siya nagpakalalaki. Oo, di ba? Kahit ano shit yan eh. Kasi, shit mo yan eh. Tsaka bata, innocente yan, ba't iiwanan mo yan? Parang ganun. Kung ako yung tatay ko, tas barkada ko yung tatay ko, sasabihan ko na ganun tatay ko eh. Parang, ano, nahirapan ka, di ba? Shit mo yan eh. Kumbaga, obligasyon mo yan. Dapat, panagutan mo yan. Anong alam ng batang may iwan sa, di ba, sa shit mo? Diba? Magpakalalaki ka. Kumbaga. Wow. Kaya, then that's what you're doing. Kumbaga, sa akin, kahit siguro, kahit kung di man ako naging artist, siguro kung naging, kahit anong trabaho, papasukin ko. Parang, wag lang lumaki yung bata na walang tatay. Wow. Ganun. Sa totoo lang, ano eh, maraming, tulad yan, hip-hop artist ka, na, syempre, di mo may iwasan, may mga fans ka. Mm-hmm. Maraming babaeng lalapit sa'yo. Mm-hmm. Yung tukso, parang, ewan kung matured lang ako, talagang wala last, akong pake. Yung last, Parang, okay din. Titingin ka minsan sa mga TikTok, yung mga gano'n. Okay, maganda, sexy. Mm-hmm. Pero yung interest, wala. Yeah. And just to entertain you, no, on that moment, sometimes. Minsan, nakikita ko nga, na-scroll ko, gano'n. Oh. Okay siya, pero yung temptation na,
maglolo ko ka. Kaya, wala eh. Wala, hindi ko man ka na ngayon eh. Talaga yun. Yun, man. Iba yung boy sa man eh. Parang, ganon. Yun yung... Tandaan nyo guys ha, iba yung boy sa man. Iba yung habits ng boys. Iba yung habits ng man. Tsaka man, may isang salita. Yeah. Tsaka pag fucked up yung man, sa kanya lang talaga yun. Kailangan i-fix nyo yun. Hindi ka tulad ng boy na hingi pa ng tulong o nagtuturo. Ang man talaga may isang salita. Yeah, yan, mga ganyang bagay. Papanindigan mo, no? Oo, yun. Talagang papanindigan mo. Kaya sabi ko kung itong... Kinausap ko yung SP ko eh. Sabi ko bago pumirma na kontrata, kung hindi mag-work out tong music na to, sabi ko, total... Kasi dati nung wala kaming baby, parang ang dami ko pang choices eh. Mm-hmm, of course. Parang maselan ako eh. Oo, totoo. Tsaka yun nga, may PC ko. Nung nagka-baby ako, sabi ko kahit magsaka ako, kahit anong klaseng trabaho yan. Just to survive the family. Kung hindi mag-work out tong music na to, gagawin ko. Sabi ko, bakit? Eh, the end of the day, di kayo magpapakain sa akin. Kumbaga, yun nga, may baby ako. Mm-hmm. Tsaka lalaki ako. Mm-hmm. Yun. May isa ako salita. Tsaka bukod doon, ayoko na ma-experience nga nung yung bata na lumaking walang tatay. Sobrang hirap. Nako, kung alam lang nila yung hirap. Diba? Kung ikaw first hand experience, alam mo eh. No? Kung alam nila yung hirap, maltratuhin ka ng sarili mong relative. Mm-hmm. Minamaltrato ka sa school, binubuli ka, wala ka mapagsusumbungan tatay. Kaya kailangan maging matigas ka rin eh. Yeah. No, pag di ka naging matigas, kanino ka susumbong? Sa nanay mo? Totoo. Oh, di ba? Baka paluin ka pa ng nanay mo. Eh, totoo naman, pinapalo pa ako ng nanay ko pa nagsusumbong ako. Oo. Oh. Ikaw pa yung makulit. Makulit ka kasi eh. Totoo, totoo. Okay. Kahit ako na yung nasaktan, ako na yung nabully. Ganun. Kaya ito, bilang tatay, kumbaga, kailangan, obligation, may isa kang salita. You will provide for that child. You will do whatever it takes to provide. Papanindigan mo yung bata na yun. At sa'yo, wala kang tukso. That's not... Pero, hindi mo rin naman masasabi. Oh, eh, pero sa tukso kasi, ewan ko sa akin lang eh. Kumbaga, tayo lalaki tayo, tulad nga nung sinasabi ng iba, may mga mas matatanda pa sa akin eh. Born polygamous ang lalaki talaga. Kumbaga, nakikita ko sila ng chicks. Ano naman eh. Kumbaga, ewan ko ah. Kumbaga, kasi parang culture ng mga matatanda din sa Pilipinas, parang ganun eh. Pag matanda ka na, kailangan may kabit ka eh, di ba? Parang ganun, di ba? Di ba? Totoo naman, di ba? Real talk! Diba? Mga 45 anos, 50 anos. Yung usapan ng mga... Yan na yung mga baby girl eh. Diba? Mga ganyan na yung mga datingan yan eh. Mga DOM. Kaya sabi nila, okay lang, mambabae ka. Parang feeling ko, parang sa akin, okay din naman. Kumbaga kasi, yung sa akin, kumbaga yung masasaktan mong damdamin pag uwi mo ng bahay. Yan ang hindi mo kayang afford. Oo, kasi kasama ko yung Esme ko magmula no 0 days ko eh. Hindi ka niya binitawan. Siya yung unang naniwala. May backstory pa kami nung Esme ko, kaya hindi ko talaga siya yung, kumbaga... What's her name? Evangeline Marcelo. Hi. Hi, ma'am. Hi, Miss Evangeline. Salamat sa'yo. Respect. Kaya hindi ko siya pwedeng talikuran kasi kasama talaga siya na naniwala sa akin sa ganto-ganto eh. Nung panahon, yung mga panahon na wala nakakaintindi sa'yo. No, nung panahon na tinatabuy na ako ng nanay ko, tinanggap niya ako sa boarding house niya. Doon na ako natutulog eh. Para magkaroon lang ako ng peace of mind talaga. Okay. Tapos, may time na wala akong trabaho. May una akong label na inaplayan. Okay. Na sa Makati to eh. Hindi ko na lang di pa pangalanan. Okay. Mm-hmm. Wala akong pera eh. Mm-hmm. Ngayon yung sinasahod niya, sakto lang pampadala niya doon sa pamilya niya. Tapos, pambayad sa bahay, saka panggastos. Mm-hmm. Ginawa niya, kumbaga nag-double time siya, double work, parang ganun. Okay. Para lang makaipon double siya. Double shift. Para lang sobrang OT, ganun, sobrang overtime. Para makaipon siya ng pamasahe sa akin papunta Makati. Ngayon, ito na, sumahod siya. Talagang, kumbaga, syempre, parang natouch ako talagang, alam mo yun, parang ilang buwan pa lang tayo pero ganyan ka na sa akin, parang ganun. Tapos, yung pamasahe na yun yung ginamit ko papunta Makati. Tapos, pagdating sa Makati, putyang ina, hindi ako natanggap, nireject ako. Kasi yung label na yun, ang hinahanap daw nila, parang next Filipino na parang ipatatapat sa 88 Rising something shit, ganyan. Parang ganun, yun yung sabi nila. Bakit ang mga label, mga organization, mga musical ano dito, laging bubuo tayo nung itatapat sa ganyan. Itatapat. Ba't hindi kayo bumuo ng something na kakaiba? Kayo yung tatapatan. Diba? Ayun nga. Tell mo, this is a fucking genius talent. Tapos dahil lang hindi siya pasok doon sa qualification niyo pantapat sa kung sino, hindi niyo tatanggapin. Kasi ayun, hindi ako gano'ng nag-i-English eh. Talagang baloktot di lang. Pero hindi ako, nanggagaling ako doon sa
tangina, pinag-ipunan mo yung pamasahe mo para doon eh. Kaya ako natouch doon sa inalamban at least muna nila kung paano ka nakapunta doon? Bumiyahe ako na sobrang tagal. Tapos yung pamasahe na yun, talagang hindi basta-basta. Sobrang unfair ng ano, no? Ng industry minsan. Ito nga, dito nga sumamalog ko eh. Ang nakaka-bad trip. Anyways, go. Doon sumamalog ko kasi sabi nila Filipino daw na parang tatapat sa ganun. Mga kasama ko nag-apply, puro fill-am. Puro mga half-half. Tapos yun yung tinatanggap? Sila yung mga natanggap. Ako hindi. Pero sabi paano naging Pilipinong itatapat yun sa... Hindi. Ang nakalagay doon sa audition nila, parang Pilipino doon. The next Pilipino. Parang ganun. Pero pagdating ko doon, puro mga black, puro mga half. Sabi ko, tangin. Tapos lahat sila English speaking eh. Ako lang yung hindi. Parang syempre, baloktot dila ako eh. Kumbaga, Tagalog ako. Hindi ko napaplastigin sarili ko. Kumbaga, tsaka sabi nyo, the next Pilipino, kaya punta ako sa inyo. Doon ka nag-cling eh. The next Filipino. So mukha naman ng Pinoy, purong Pinoy. Tsaka kumbaga sa akin, ano naman yung music ko eh. Kumbaga bulob ko na yung music ko, okay. Parang confidence ko, parang okay music ko eh. Parang ganun eh. And then nung hindi ka natanggap, what happened? Sa kanila ko unang pinakinig yung Patiwakal pala. Sa kanila ko unang pinasa. Yung ibang buwan na yun. Kita nyo yung sinayang nyo, guys. Sa bakanting buwan na yun, yun, doon ko nilakad yun. Doon ko sa kanila unang pinasa yung Patiwakal na yun. Yun, tapos, ewan ko, di na ata sila nag-workout. Parang nagsarado na ata yung label na yun. Hype na label na yun. Balik tayo sa misis ko. Okay. Kumbaga, kaya yun din yung isang Thailand, kaya hindi ko siya pwedeng talikuran. Kumbaga, siya yung naniwala sa akin. Siya yung nagbigay ng pamasahe sa akin nung kailangan ko. Tapos siya rin yung nagsasabi kung bakit yung kanta. Kasi siya normal na tao siya, wala siyang alam sa music. Listener siya eh. Oh, kumbaga, genuine audience na reaction. Kumbaga, kung hindi okay sa kanya, ibig sabihin, ano pa sa ibang taong normal? Genuine na reaction, kagaya ng tropa mong galing abroad na... Diba? Oo, kinikwento ko about kay Jesus. Kaya, ganun talaga. Kaya minsan pag may pakita ka na, parang siya rin yung taga-sabi na, bakit yung party na to? Parang ganun. Mm-mm. Pero minsan, ano eh, naiintindihan ko kasi kumbaga may ginagawa ako na artist lang din yung makakaintindi na yung normal na tao. Hindi, kaya binabalansin ko rin. Pero mas maganda kasi. Tumitimbang pa rin yung opinion niya. At least nagmamatter yung opinion niya. Pero at the same time, as a musician, nandoon pa rin yung art form. So balance. Kaya, galing, mix and mastered by Gerald Maliari, critic by Esme. No, di ba? Kasi alam mo tol, ang maganda dyan, now that you have a child and now that you have a partner talaga to live with, maganda dyan, tol, kasi dito sa karera na meron ka, sa show business, people are gonna tell good things about it. But they are not a lot are gonna tell bad things about it. Pero, tol, yung Esme mo, ayaw niyang mapasama ka. Kaya kung meron siyang marinig na pangit, kahit hindi niya alam paano explain, for sure, sasabihin niya na para sa kanya pangit yun. That's what, yun yung importante kapag meron sa atin nagpopulis o may nagbabalance ng mga ginagawa natin. Sobrang important yun na alam natin 100% honest sa atin. Diba? Tsaka ako, parang siya tag-evaluate ng, kumbaga kung okay pa ba ako, hindi na. Minsan kasi, pag pagod na ako, mainit ulo ko. Yung, ir-fatigue ka na, tapos gutom ka pa. Naiintindihan niya rin ako eh. Kaya, kumbaga, ini-evaluate, pahinga mo yan. Gano'n. Alam ba, sobra na ako sa trabaho, tapos may nahabol akong deadline. Pahinga mo yan. Siya yung nag-ano. Kumbaga, tama ka, sabi ko. Pahinga lang yan. Minsan, ano talaga eh, makaka-relate dito yung mga girlfriend, yung mga partners, mga kapatid ng mga artist. Talagang bugnutin talaga yung mga artist, tol. Kaya may iksi pasensya ng mga artist. Talaga, artist. Kasi lagi may iniisip yun. Oo. Kaya, meron silang binubuo on the back of their minds minsan na pagka syempre na-fucked up yung situation talaga. Alam ba, nasira yung momentum nila, na-feel nila yung moment. Ikaw, ano mga nagpapabasag sa'yo? Yan, tulad yun yung, isa pa yan, Esme ko rin, minsan yung nagpapabasag sa akin. Kasi sasabihin ko sa kanya, magre-record ako ha, huwag ka muna magluluto. Kasi maliit lang apartment namin. Maririnig. Pag nag-preto siya, maririnig eh. Yung moment na yun, minsanan lang yun eh. Kasi pag inulit mo minsan, di mo na mauulit. May ganun eh. May ganun eh. Minsan one take lang talaga eh. Pag inulit mo siya, iba na eh. Minsan sobrang ganda nun dahil ko. Bigla may... Narinig ko may... Puta yung pinirito isda. Ang ina. Wala na, barag na yung... Ayoko na mag-record. Parang, ayoko na. Ganun, natampo na ako. Next time na lang ulit. Tapos pag... Ngayon, pipilitin ko siya. Nasa moment ulit ako. Nasa zone na naman ako. Feel ko na naman. Wala na, di ko na maulit. Tanginang kanta to. Tama na nga to. Hindi, kasi eto guys ah. Medyo nakakatawa lang siya ngayon na pinapanood nyo. Pero, that's I think the standards of Gerald.
na he wants to give his best. Na hindi ko pwedeng ibigay yung raw na hindi ko pwedeng ibigay yung hindi raw na vocals, yung premeditated. Kailangan yung take na gusto ko is yung 100% na gusto ko siyang ibitaw, sa spit. Sa legit, kumbaga parang ito yun eh. Ito kasi na, ramdam yun tol eh, no? Ramdam, no? Pag inulit mo kasi siya, parang ano na, basta. Ang hirap i-explain eh, pero sa mga kapwa ko artist, siguro alam nila yan. Gets nila yun. Tsaka mga girlfriend naman, alam mo yun, pagka meron tayong home studio partners, may home studio yung partner nyo ng musician, no? Kahit sino man sa inyo. Kahit sa drawing lang eh. Kahit anong klaseng artist tol, pagka hiningi niya yung space na yun, kung kaya mo ibigay yun, sana, bigay mo yung space na yun. Kasi, yung moment eh, no, Gerald? Yung momentum talaga. Yung feeling nila, andun sila sa peak. Tapos, in the zone. Nasa zone sila. Tapos, mababali lang dahil ikaw, parang may pwede mo naman mamaya na siguro gawin. May kumulampag. Nawala yung focus. Yan na, parang kahit ganung simpleng bagay lang. Hindi na raw eh. Hindi, kahit sabihin mong sobrang bugnuti sa sensitive ng mga artist. Kasi totoo yung kahit sabihin mong may gumanto lang, yung may... Gumano lang, tas parang nakuha yung attention nila, tas parang andun na sila eh. Kung paano nila yun ipe-perform. Na-distract mo sila. Wala na uli. Parang sobrang komplikado. Mahirap hulihin yun eh. No? Sobrang komplikado. Iba-iba ha, pero ito si Gerald, yun siya. So we need to, yun siya eh. Ganun siya eh. At marami pang ibang ganun din. Na kaya nga minsan sobrang daming kantang hindi natatapos eh. Totoo yan. Dahil nawawala yung momentum eh. Hindi mo na mabalik yung exact same feelings na yun eh. Para ginagawa mo siya eh. Ikaw ba marami kang music na hindi mo natapos? Or paano ka ba gumawa ng music? Marami kasi ito lang sa dalawang buwan nakapag-produce ako ng 300 na beat eh. Tapos pag gumagawa kasi ako ng kanta, tang ina 300 na beat, kago. 30 days, ano 10 beat isang araw? Oo. Fuck. Ganun. Pero okay. Hindi siya ano ah, hindi siya yung tapos ah. Vibes lang. Type beat. Yung melody, yung drums, nandun lahat. Pero hindi siya constructed na... Buong song. Gets. Ganun lang. Oo. Pag gumagawa kasi ako nakanta, pag intro pa lang nasulatan ko na, nakantahan ko na. Yun. Tuloy-tuloy na yun. Pero pag intro pa lang, namumroblema na ako. Sisimulan ko pa lang, wala talaga lumalabas. O kaya minsan na-introhan ko, pero nung lalagyan ko na ng verse... Di ko rin masulatan, pas kaagad, proceed kaagad sa pangalawa. Ganun kabilis. Ina. Move on kaagad. Ganun. Okay. Work ethics yun eh. Di ba? Work ethics yun eh. Di ko alam. Ganun lang ginagawa. Ano yung tol? Ano yung tol? Para sa akin, dedication yun sa ginagawa. Hindi, sa akin kasi gusto kong gumawa ng music nga eh. Gusto ko, alam ngayong araw, gusto ko may matapos eh. Tapos pag nagawa mo, yun yung nagpapasaya sa'yo. Totoo. At feeling ko may nagawa akong mabuti yung araw. Parang ganun. Happiness mo talaga, no? Kaya pagka di ko ubusin oras ko dito, pagka intro pa lang, di ko masulatan, move on na ako, iwan ko na muna to. Scratch na yun. Tapos siguro babalikan ko to pag libreng araw talaga. Yung talagang tipong gusto ko lang mag-sound trip, baka may pumitik bigla, ganun. Or naisip mo siyang ituloy. Ganun. Okay. Di ko siya babalikan. Para di rin masayang. Okay. Thought process kanina nabanggit ko. Thought process mo sa paggawa ng topic. Like, paano mo pinipili yung bawat topic? Tsaka paano mo siya masusulatan? Ano siya eh? Una bumabase ako sa beat talaga. Yung vibe ng beat. Mm-hmm. Since ikaw na rin naman yung producer, minsan sa construction pa lang, alam mo na yung vibe na hinahabol mo. Okay, and then? Pag na-vibe ko siya, ini-imagine ko pelikula eh. Parang yung beat, habang pinapakinggan ko siya, pinapanood ko na siya sa utak ko eh. Okay. Dumabubuo yung story. Same. Okay. Ganon. Doon siya nabubuo. Tapos gagawan ko na lang siya ng tamang lyrics, yung nagfi-fit na lyrics para doon sa beat na yun. Bagada, mapili rin kasi ako sa lyrics eh. Problematic ang gawa na kanta eh. Ganon. Kahit minsan nga hindi siya nagra-rhyme, basta nag-fit siya, parang papasok ko parang yung ganon. Yun yung thought nung process paggawa ng music. Kumbaga cinema. Kumbaga dapat napapanood mo na siya, napapakinggan mo pa lang. Ganun. Pag hindi mo siya na-imagine ng ganun, ipuput mo yung project on the side. Ibig sabihin, toto. Hindi full yung capacity siya, mo to finish it. Kasi nga, kulang yung visual ko eh. Kumbaga, yung hindi ko siya nakikita, alabo na sa dulo eh. Paano ko siya susulatan? Parang kulang to. Sabi muna natin. Proceed tayo. Ito okay. Tapos nakuha ko siya, na-visual ko uli. Tapos, ay okay to. Ito na. Ganun. Ba, komplikado eh. Mahirap i-explain eh. Mahirap siya i-ano sa words. Pero nagigets ko dun sa part na
may certain feeling ka. Ayan. Sa feeling siya nang gagaling eh. Tapos na yung feeling na yun nabubuo bilang emotions, so, story. Ayan na, nabivisual mo na siya sa utak mo. Tapos, yun. Problema mo na lang ha, lyrics. Feeling ko eventually, you will also be there. Kaya mo talaga ng lahat ikaw. Like, for instance, pre-produce mo yung song, sinulatan mo yung song, minix and master mo yung song, tapos gagawa ng music video, kaya mo rin mag-co-direct. Kaya nagkasundo rin kami ni Ben dahil, yun nga, sa visual, kumbaga, kaya di kami nagtatalo kasi parehas kaming minakikita eh. Open ka rin sabihin yung kumbaga, nakikita mo, gagawin niya. Pag minsan, wala na siya maiisip, kumbaga, ako iisip, eto pwede to, ganito, ganyan. Nice. Bakit ganyan ka ka-creative? Ano kasi siguro, nung bata ako, wala akong pere. Kumbaga, pag may gusto ka, gagawa mo ng paraan. Oo, hindi. Sarili ko lang talaga yung paraan para sumaya ako eh. Kaya kung ano lang meron ako, yun lang talaga yun. Yun lang talaga meron ako, sarili ko eh. Kaya kung ano lang meron ako, yun na lang. Kailangan mo maging masaya para? Maging masaya para doon. Halimbawa, radyo lang meron ako tulad nung kanina. Yun na lang gagamitin ko para maging masaya ako. Kumbaga, kung pipilitin kong, ba't sila may bike, ako wala. Wala talaga, wala kang pambili. Anong gagawin mo? Malulungkot ka. May radyo kami sa bahay. Sa sound trip na lang ako, ito mundo ko. Doon ka na lang nagpakasaya. Ganun na lang. Ila-afford ko eh. Wow. Tol, itong music na ginagawa mo, ano yung, pasilipin mo kami sa malayong tingin mo dito, ano pa yung mga gusto mong magawa na pwede mong i-share? Kasi syempre ito, lumabas na yung laso, nakita na namin yung mga iba pang nasa isip mo for the longest time na from your past release. Ano pa yung mga parating na pwede mong ipasilip dito sa podcast episode na to? Kasi mangyayari to. Ay, nung napanood ko ay Gerald, sinabi niya lang kay Dog Brock, ngayon nangyayari na. Yung mga ganun. Saan talaga gusto kong ipaintindi sa tao na ano, itong mga ginawa ko na to, mm-hmm, pan-chill to pero ano siya, tungkol pa rin siya sa buhay. Okay. Kumbaga sa mental health pa rin, mm-hmm, sa tao. Mm-hmm. Kumbaga yung consciousness ng tao. Parang something ganun. Tapos, gusto ko kasi parang ano eh, inormalize na ng, kumbaga, ng ito ng tao, ng paligid, ng community na tanggapin nila yung mental health, talaga na totoo siya. Mm-hmm. Na the people are suffering from it. Hanggang ngayon kasi tinatawanan pa rin nila pag yung tao malungkot. Yes, sila, yun din yung ano eh, yun din yung kakulangan dito sa atin. Kasi sa ibang bansa, big issue siya eh. Oo, talaga, may parang bibigyan ka pa nila ng leave pagka mental health. Di ka tulad dito, sa trabaho dito, leave ka ng reason mo, mental health. Tawa na pa ng boss mo. Diba? Parang, nag-aarte ka lang eh. Diba? Parang, yun na rin siguro yung purpose ko sa paggawa ng kanta. I-open pa na talagang nangyayari siya at kailangan intindihin. Oo, totoo yan. Na totoo yan, yung mga taong ganyan dapat hindi nyo binabaliwala. And yung music mo, companion siya ng mga taong pinagdadaanan na ganun. Totoo yan. Although, sabi mong yung music ko sobrang ano niya eh, explicit sa lyrics, parang ganun, sabihin na natin. Pero that's the way on how to explain kasi yun what totoo you want eh. Saka yung totoo eh, alam nga nang magsinungaling pa ako, saka parang maintindihan talaga nila, parang, diba, parang binisik ko na nga yung lyrics, parang pinababaw ko na. Nagtahan na to, para lang malaman nyo talaga kung anong gusto kong sabihin. Para kasama kayo dun sa storytelling. Diba, parang yun yung inaano ko sa hanggang sa future ba siguro, kumbaga sa... Yun. Ang ganda nung ganung version sa music to be a companion and to know what's up nga regarding this issue. Kasi parang nanggaling na ako sa era ng siguro lahat ng kanta na try ko gawa ng kanta eh. Mga topics lahat, ngayon, yung mga topics parang naghanap na ako ng purpose ko sa music, kung ano ba dapat ako? Kumbaga, ano ba dapat pinaglalaban ko sa music? Yeah. So, parang hinanapan ko na ng linya yung sarili ko. Mm-hmm. Yun, tapos siguro nataon lang na ayun, problemado ako. Nakagawa ako ng ganyang kanta, tapos nakita ko okay siya, effective. Tapos nakita ko big deal siya. Mm-hmm. Tapos nakita ko parang okay talaga. Kasi marami nagme-message sa akin na, Tol, salamat sa'yo sa kanta mo kasi... Parang, nadamayan yung pinagdadaanan niya. Oo, ganun. Pero may iba rin na talagang nakakilabot na nag-chat sa akin na ito yung pinatugtog ng kaibigan ko bago siya mag-bigtay. Maraming nag-message. May ganun? Oo, maraming nag-message sa akin ng ganun. Patiwakal? Oo. Ito yung naririnig ko pinapatugtog ng kaibigan ko eh.
Tapos nag-ano siya, yun. Yun nga. Bago sila nagpakamatay mga ganun. Marami. Pero mas marami yung, ano, yung... Naligtas. Oh, yung parang salamat sa music mo, tol. Parang ganun. Diba? Sino lang ako, nobody lang ako. Ay, nakakatulong na. Parang sa ganun paraan, diba? Wala naman akong pera. In-express mo lang din yung sarili mo. Oh, kaya mo siya nagawa. Hmm, parang ganun lang. Tapos parang ngayon, yung parang syempre, nasa malaki ka ng community. Kumbaga parang... Pasok ka na sa scene. Kumbaga kailangan, ayusin mo na. Parang... Yung kung dati nga, tirang bahala. Oh, ngayon, kailangan may plano na lahat. Yun. That's very good. Gusto kong puntahan, tol, yung pagiging yun nga, pagiging mapili mo sa mga bagay. Kasi standards yan eh. Sino nagturo sa'yo nun? Ginusto mo lang? Ganun talaga. May pamantayan ka talaga. Oo, ganun talaga. Parang kumbaga, hindi ko na lang ilalabas to kung ganito lang din. Okay. Okay. So, kasi ang iniisip ko yung pagod eh. Nagpagod ako tapos ito lang yung magiging resulta. Tapos sa pagod ko na ang, parang minadali. Oo, hindi sa pagod ko ang marireceive ko lang wala makukutya pa ako. Wag na lang. Okay. Diba? Kaya nagiging ano ka sa process. Talagang picky ka sa process. Kasi pagpapagura ko din naman. Mhm. Halimbawa, sabi mo yung bulb ang pera, gagastusan ko rin naman. Mm-hmm. Bakit hindi pa yung quality, di ba? Totoo. Ganun, but, di ba? There's a lot of artists today that wants to work with Gerald Malyari. Para din sa mga nanonood, kung sa mga artists, sa mga nangangarap, or gusto sumubok sa music, para rin mas maintindihan nila, baka mahanap nila yung standard nila here, baka mahanap nila yung way of execution, or... Baka dito makita nila kung mas makilala nila yung sarili nila kung ano ba talaga yung gusto nila. Bilang si Gerald, ano yung tinitignan mo sa mga makaka-collab? Hindi naman ako mapili sa collab eh. Mapili ka lang sa proyekto? I mean, pihikan ka lang talaga sa quality? Oh yun, quality pero talaga. Hindi ka mapili sa collab? Sa collab. Pero if ever pero, man... Pero ano, skills din siguro. Mm-hmm. Skills din kasi... Una ko tinitignan dyan kung may chemistry kami ng tao. Oo din, no? Kita mo kasi kung pilit, eh, no? Oo, totoo yan. Parang hindi naman nagre-resonate. Ba't sila magkasama sa kanta? Oo, di ba? Parang kasi parehas lang kayo sikat kaya pinagtabi kayo. Oo. Hindi rin siya magwo-work ng... Sa akin kasi parang, ayun, tulad dati siguro ko ngayon nadala ko na hindi dahil sa clout kaya ako ginagawa ito, eh. Yeah. Mga parang sa sarili ko ito, eh. Mm. Parang ganun. Kaya pagka feeling ko parang... Marami nag-aya sa akin dati na mas may pangalan sa akin na hindi ko pa rin parang inuhuhan yan. Kasi? Alam ko walang chemistry. Kumbaga, parang magiging pilit yung work. Tsaka doon ako masisira eh. Parang, alam mo yun, magiging katulad na lang ako ng iba. Di ba? Yeah. That makes you different eh. Yun. Lahat ng work mo, ikaw. 100% ikaw. Image mo, branding mo. Tsaka chemistry talaga. Direction mo. Kumbaga, dapat stick tayo dito sa standard natin. Magja-jive ng ganun. Yeah. Parang clay. That's very nice. Meron pa kami mga pag-uusapan. Sobrang solid nitong kwentuhan na to. Sobrang dami ko rin natututunan ngayon. Dog Brock Radio. Wait lang. Yo, Cyberspace. Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dogbrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at Dogbrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dog Brock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, kasama pa rin natin Gerald Malyari. Salamat sa lahat ng nanonood, nakikinig. Sana makapag-subscribe kayo. Hindi pa kayo napag-subscribe. I-click nyo yung notification bell. Lahat ng social media, lahat ng links ni Gerald nasa description sa baba. I-check nyo lang. Tapos i-follow, i-subscribe. Puntahan nyo lahat yun, man. Sobrang malaking bagay yun. Going back, Tol, ang haba na pala nung kwentuhan natin. Almost 2 hours na. Pero yeah, towards this, this last gap, I'd like to ask, Tol, what's your perception in the local scene today? Yun yung ano ko. Ikaw, bilang ikaw na meron kang... Ang galing kasi, Tol, isa sa mga kinabiliban ko rin sa'yo is yung dinaanan mo, iba. Like, everyone is doing this. Everyone is doing this. Everyone is in here. Dito ako. May sarili lang akong wave dito. Isa lang akong taga-bataan na sumusubok gumawa ng music. And you've always been transparent.
alam mong sinasabi mo sa lahat na you're struggling, sinasabi mo sa lahat na ito yung pinagdadaanan mo, 100% walang sugar coating, ikaw yun, buo, walang binago, sobrang raw. It's just you. Kasi ang daming artists na they're trying to be to look rich. They're trying to tell stories that they're this and that. They have this and that. Pero yung reality nila, hindi. Napapabayaan nila. Yeah. Dahil kakapilit nila dun sa mundo na yun na hindi naman talaga pang-araw-araw. Kumbaga parang hindi siya talaga nag-i-exist. Oo. Pinipilit mo na sa iba nag-work out pero sa iba hindi. Parang 100% fantasy na lang talaga. Mm. No? Ikaw, dun ako bilib eh. How did you realize that ito yung gusto mong daanan? Sa gantong route, magpapakatotoo ako. Wala akong babaguhin. I'm just gonna be myself. Kasi ano eh. Kumbaga, tulad yan, may mga rapper na nagpe-flex. Mm-hmm. Kaya ako rin mag-flex eh. Mm-hmm. May mga rapper na parang sanggan oh. Kaya mm-hmm. ako rin naman sila sa... Kumbaga, kaya ako rin naman sila sa katawanan eh. Kumbaga... Mm-hmm. Lakas no, kaya ko sila sa katawanan, no? Hindi, kasi hindi ako privileged na tao. Lumaki ako sa streets, eh. Oo, totoo. Kaya yung mga nag-flex na rap na yan, kumbaga, sa personal natin pag-usapan yan, kumbaga, tignan natin talaga yung flex. Parang ganun. Oo. Tsaka, marami nag-flex dyan na privilege talaga na tao. Yung may tatay, may nanay, ang sarap ng buhay sa village na katira. Yung ganun. Eh ako, tanginan. Naranasan niyo ba magbuhat ng sako ng sibuyas? Oo. Oh, para makakain. Oo, di ba? Parang ganun. Parang, kaya, ganun siguro. Kaya, yun lang yung pinangatawanan mo. Oh, tsaka, bakit itatago ko pa yung kung ano naman yung totoo? Tsaka, bakit ako mahihiya? Kasi alam ko naman sa sarili ko yung music ko, music ko. Kumbaga, patuwa ka hindi, maganda ka hindi. Ginagawa ko to para nga sa akin. Tsaka, alam ko yung music talaga. Yeah. Kasi nga, nasa music ako eh. Kumbaga wala na akong, kumbaga hindi na ako makipagtalo sa inyo. Sige na. Basta ako, ito ako. And that's always been your rule for yourself. Tsaka naiintindihan kita bakit mo ginagawa yan. Ah, abot mo lang agad. Kung tatanungin, gaano kalawak si Gerald Malyari? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Siguro weirdo lang talaga ako eh. Pero yung lawak kasi, ano yan eh, nasa ano na tao rin yan yung lawak eh. Depende yan eh. Depende. Pero yung lawak kasi, ako hindi ako mahiling mag-claim ng ano eh. Yung gato kalawak, hindi ako ganun eh. Kaya di ko alam eh. Siguro experiences lang talaga. Sobrang siguro. Dami mo nun. Oo, siguro. So, nagkaroon ka na ba ng life and death situation? Marami. Nakulong na rin ako marami beses. Yeah. That's how bad your past life is. Kadami. Pero it changed when you had a child eh. No? Mm. Nung may kapalit ka na, lahat yun di mo nababalikan. Nagbago na for talaga siya nung bago ako mag-18, may pinakamalala akong nagawang kaso na pwede na talaga akong makulong. Kasi nga mag-18 na ako. Yun yung talagang pwede na akong mabulok sa kulungan. So before 18, nakukulong ka na? Oo, 14 anos ako. Ano na ako sa kulong. Sinusundo lang ako ng nanay ko. Bugbog ka lang, tapos bukas ganun ulit. Hindi niya na ako mabubugbog kasi alam niyo matigas ako. Pero yung sama ng loob niya, mararamdaman mo. Ikaw rin maapektuhan ka. Oo. Parang na-fail mo yung... Oo, nanay ko na naman. Pero sa akin lang kasi parang humahasil lang ako. Gawagawa lang ako ng pera eh. Para, di ba? Yun. Natakot ako. Kumbaga, doon ako nagbago talaga na yung... Sabi sa akin ng pulis. Liable ka na, no? Oo, sabi sa akin ng pulis. Ilan tao ka na? 17 po. Nagbilang yung pulis. Naku, 27 ka na paglabas mo. Matanda ka na. Ayaw mo nun. Sabi sa akin, matanda na daw ako. Sabi, 10 years, tangin na. Oo, sabi ko, tangin na. Pulis nito, tangin na to. Shoutout din sa kanya, no? Shoutout sa pulis na yun. Hindi ko na matandaan yung pangalan, pero yun, doon na ako naugaba. Na ano yung perspective mo, no? Na bago yung... Matakot ako, sabi ko, tangin na, 10 years ako makukulong. Papakamatay na lang ako, sabi ko, pag nakulong ako. Ayan, ganun. Let's be, I think, we're gonna be more serious in this. Anong message mo, Gerald, sa mga taong sinasabihan ng weirdo, kagaya mo? Yung mga nasa sitwasyon sila ngayon na wala nakakaintindi sa kanila. Oo. Siguro, marami kasing uri na weirdo eh. Uh-huh. Maraming, merong weirdo na weirdo talaga, merong nagpaka-weirdo. Ako, weirdo ako dahil problemado ako eh. Uh-huh. Kumbaga, hindi ako maka-join sa mga, alam mo yun, yung mga privilege na bata. Kaya weirdo ako, mag-isa ako lagi, iba trip ko sa trip nila. Kasi kung anong uso, wala ako eh. Sila meron eh. Kung ganun yung sitwasyon nila, kumbaga, hanap kayo ng mga tunay niyong kaibigan talaga na mag-i-stick sa inyo hanggang dulo. Yung alam niyong hanggang dulo yung, kumbaga,
yung open kayo sa lahat kasi malaking bagay yan yung kaibigan din eh. Kaya mapili ako sa kaibigan kasi mas tinuring ko pang kamag-anak yung kaibigan kaysa sa kamag-anak ko eh. Kasi sila mas lagi kong kasama. Sila yung mas nakikinig. At saka kung ganyan kayo, kumbaga exercise importante yan exercise, kumbaga good ano rin, kumbaga hindi porket nakaranas kayo ng problema, kumbaga dapat nag-exercise pa rin kayo, malaking bagay yan. Kumbaga dapat tamang tulog, yan, exercise, kakain kayo ng mga tamang pagkain, ganyan. Kasi nung nagka-problema ako, panay na ako inom eh. Lalong lumala yung problema eh. Kaya doon ko na-realize na parang... Kakatakas mo ng sandali, nag-accumulate lalo yung problem. Totoo. Yun, harapin nyo yung problema nyo kung ano man yung nagpapawirdo sa inyo ngayon. Di ba? Parang gano'n. Harapin nyo yan, labanan nyo yan. Kasi walang ibang lalaban yan kundi kayo eh. Pag kayo, una kayong sumuko, wala, natalo na kagad kayo. Laban mo yan eh, laban ng katawan mo yan eh. Kaya ka weirdo, di ba? Parang, yun. Tapos, siguro sa talent, kung may talent kayo, mag-focus kayo doon. Doon yung buhos yung, ano nyo, yung lungkot nyo. Kumbaga parang, doon matutulungan din kayo noon eh. Wow. Pang-pastime talaga. Mm-hmm. Tapos mali nyo, doon pa kayo makagawa ng something, doon kayo magkaroon ng silbi, doon kayo magkaroon ng direction. Tulad nung nangyari sa akin. Yung pagiging weirdo ko, nilagay ko sa music, doon ako nagkaroon ng direction. Hindi na ako weirdo. Diba? Marami na nakaka-relate sa Gerald Malyari ngayon. Dati na hinahayaan nila dyan sa gilid na may sariling trip. Na outcast, misfit. Tinatawa na lang ako, totoo. Ngayon, pa-video greet. Totoo naman. Okay. Gerald, sa mga struggling na artist na re-reject doon sa mga nilalapitan nila, sa mga taong hindi pa nahahanap yung sound nila, ikaw bilang tao na hinanap yung sound mo sa kapasidad na kung anong meron ka lang, gumawa, nag-produce, nag-tweak ng music gamit ang keyboard na baka A4 Tech nga lang, hindi pa mechanical keyboard, at basic na mouse, basic na PC, na hanggang alas 4 lang kasi pag lumagpas bubulyawan. Sa mga taong nakaka-relate doon or nasa phase na yon or pinagdadaanan yon, and they're having a lot of rejections, they're having a lot of disappointments, anong pwede mong i-fuel na sabihin sa kanila para magpatuloy? Siguro ano, kasi may mga taong kilala na ganyan pa lang kasi, may mga attitude na eh. Mahirap din kasi magsabi ng isang ano lang eh. Totoo. In general eh, no? In general. Kaya, pero ano yung mga kailangan nilang pero doon sa mga taong ganun talaga, ang totoo niyan, hindi naman talaga nagmamatter yung equipments eh. Uh-huh. Ang nagmamatter dyan, yung puso mo eh. Uh-huh. Yun ang nagmamatter dyan. Kaya kung mare-reject ka, alam mo yun, yung lihab sa dibdib mo, kung alam mo tama, kung ano yung sinasabi ng puso mo, gawin mo lang. Regardless of the good equipments, kasi darating yun, basta hindi ka huminto. Ayun, yun, totoo yun. Ako, ginamit ko lang din yung puso ko eh. Kasi ito nga yung gusto ko, music. Wala akong equipments. Kaya, pero plus yung equipments, pero hindi talaga dyan nagmamatter yan. Ang nagmamatter yung nandito mo. Kasi yung equipments na yan, hindi gagana yan kung wala yung nandito mo. Fuck, yes. 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 Kahit nga you have the right equipments, if you don't have the right heart, diba, hindi mo siya magagamit din ng tama. Hindi gagana yan pag wala yung nandito mo. Wow. Gerald, for the ones who relates to your music, who's been supporting you ever since, for the ones who believe in you, yan sila Ben, you know, King Promdi, on our episode nag-comment ka na walang Gerald Malyari kung walang King Promdi. On everyone, sila Anthony, of course your team right now, you have a very good team behind you. I'm talking to a lot of people about you, and I know what's up. I know what's coming pa, what's in store for you, and I appreciate how you do your thing kasi it's always been genuine and it's always been true. So, anong masasabi mo sa kanila na yun? To everyone who supported Gerald up to today. Sa mga, yun nga, yung mga laging ganyan sa akin, yung mga talaga naniwala sa akin, wala rin ako masabi kasi talagang naka-overwhelm yung ano nila, yung pagmamahal nila sa akin, yung suporta nila sa akin. Siguro, sobrang thank you na lang. Hindi kasi ako yung taong pala sabi ng thank you eh. Inaano ko yun eh. Ginagawa ko yung thank you na yun eh. Ganun, sa actions mo siya sinusukli. Ganun ako mag-thank you. Pinapakita. Kaya feeling ko naman napaparamdam ko sa kanila na nagpapasalamat ako. Lang. Yeah. I can feel it too. Pati how grateful you are. Kahit doon sa mga fans na ipaparamdam ko sa kanila na nagte-thank you
sa pamamagitan ng paggawa uli ng bagong kanta na mas okay. Ganun ko sila binibeat mo yung last mo na record, kumbaga. Oh. Ganun ko sila pinapasalamatan din. Hindi ko sila binibigyan ng half-ass na trabaho. Bibigyan mo sila ng isa pang obra na i-enjoy nila. Kaya kung hindi ako nagre-reply sa inyo, pasensya na kayo kasi busy ako gumagawa ako ng kanta. Para rin naman sa lahat 'yon. Totoo 'yun. Solid. To mapapanood to eventually, years from now, to your child and to your partner. Siguro kung mapanood to ng anak ko, sabihin niya, tatay ko pala, maangas. Maangas ka pala, di ba? Pinanindigan siya eh. Oo, di ba? Pero siguro, pag malaki na siya, siguro nasa ibang linya na rin ako. Baka nag-retired na nga ako nun eh. Kaya siguro, matutuwa na lang siya. Kaya kung mapapanood mo to, hindi okay pala. Hindi kasi, yun din yung goal ko para maging cool na tatay lang. Oo, cool na tatay. Lalo babayan ako. Parang. Yeah. Ano lang talaga, no? Gel to the ones who fucked with Lason, sa mga ikaw na bahala magsabi, mga aabangan pa, alam mo yung mga palabas, mga sa kanila. Marami pa kaya aabangan dun sa album, bali siyam na kanta yun. Marami, sobrang variety. Yan, title ng album kasi Mood Swings. Mood Swings. Kaya siya Mood Swings kasi malulungkot ka na sobra tapos mapupunta ka naman sa masaya. Kaya nga Mood Swings. Yeah. Connected pa rin sa mental health. Di tayo lalayo dun. Yo, marami kayo abangan. Marami akong kakolab na secret na mga artist. Sa ngayon, abangan na lang nila. Mga bigating artist din. Yung mga gusto nyo rin na artist na makita, makikita nyo na. Kaya abangan nyo lang. Salamat lagi sa inyo. Salamat lagi. Yun lang. Salamat na marami. Hey, speaking of salamat, maraming salamat Cybergang sa lahat sa palaging pagtutok niya dito sa podcast series ko. Sa mga nakikinig sa Spotify, salamat. Nasa 5 categories out of 15 categories tayo sa Spotify. Kumbaga sa music, ito yung playlist doon. Nasa top 200 podcast tayo. Syempre, sobrang solid, palaki lang palaki yung following natin Facebook. Yo, maraming salamat Cybergang sa inyo sa pagtutok niyo dito sa podcast series natin. Nasa top 200 podcast tayo sa Spotify Philippines. Nasa 5 out of 15 podcast list categories sa Spotify. And I'd like to thank the whole TMP Creative Media Group. And I'd like to thank, syempre, Sir Just Rai and Gerald, of course, for doing this interview. I've always been a fan of your music and I can't wait to see what's in store for you. Cybergang, maraming salamat sa inyo palagi. Gumagawa ako ng podcast series, nakikipag-usap ako sa iba't ibang personalities, iba't ibang artists, creatives, entrepreneurs, and syempre professionals. Sana na-enjoy nyo itong podcast na to. Sobrang dami kong natutunan ngayon. Sobrang mas nerespeto ako si Gerald sa pinagdaanan niya, sa kwento niya. Sobrang naging transparent lang din siya ngayon. As in, mararamdaman nyo kung gaano ka-importante itong episode na to. This will matter to a lot of people. And yeah, gaya nga ng mga kanta ni Gerald at gaya din ng pinag-usapan namin dito, kahit na pakiramdam natin hindi sumusuporta sa atin yung mga pagkakataon, kahit na pakiramdam natin hindi tumutulong sa atin yung sitwasyon, may pagkakataon tayo para baguhin yung sitwasyon na yun. At may pagkakataon tayo patunayan sa sarili natin kahit hindi naniniwala sa atin lahat ng tao na pwedeng may mangyari. And tuloy-tuloy lang, basta gusto mo yung ginagawa mo, huwag mong titigilan. Basta wala kang tinatapakan na tao, man. Tuloy mo lang. Gusto mo gumawa ng music, wala kang equipment, maraming paraan dyan, man. Maghanap ka ng paraan. Marami. Walang ibang magsasalba sa'yo, sarili mo lang din. Sobrang solid lang din talaga nitong episode na to. Salamat, Gerald. Salamat talaga sa oras mo. Sobrang solid. Thank you so much, Cybergang. Maraming salamat sa inyo. And I'll see you again soon, next Sunday. This has been Dog Brock, and this is Dog Brock Radio. Whoo! Solid, tol. Thank you. Thank you so much. Picture tayo. What's up, cyberspace? Ako nga pala si Gerald Dem. And you're watching. And at nandito tayo sa... And you're watching. And you are watching. At nanonood kayo ng Dog Brock TV.